Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Tulad ng dati, pinili namin ni Alex na umiwas sa isa't isa. Hindi na siya umuwi sa mansyon kahit rest day niya. Tila ako pa ang naging dahilan upang hindi niya makita ang kanyang pamilya. Kung bibisita naman siya rito, ay aalis din siya agad. Umiiwas kami ng tingin sa tuwing nagtatama ang aming mga mata. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko kinakaya ang mga bagay na ito at ang masikip na nararamdaman ng aking puso. Siguro nga, mas mabuti pa na hindi ko na nalaman na naalala niya ako. Dahil nung panahon na iyon, malaya pa ako nakakakilos. Ngunit ngayon, halos hindi na ako makahinga, lalo na sa tuwing naiisip ko ang mga pinagsamahan namin sa isla. Totoong mahal ko pa rin si Miguel, o mas marapat na tawagin kong si Alex. Ngunit alam kong ang pagmamahal na aking nararamdaman ay bawal, at sa mata ng Diyos, ito ay isang kasalanan. Ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ito ang katangiang itinatak sa aking isipan ng aking pamilya. Isang katagang pinanghahawakan ko sa tuwing kasama ko ang ama ng aking anak. Ngunit napakahirap pala itong gawin, lalo na kung ang puso mo ang iyong kalaban. Tila nais kong tumakbo sa bisig ni Alex, yakapin siya na mahigpit at huwag na siyang pakawalan. Ngunit kailangan kong paglabanan ang bagay na ito. Kailangan kong labanan ang nararamdaman ko. Mabuti na lang sa araw na ito ay wala si Alex. Nakapagtrabaho ako ng maayos ngayon at naalagaan ko si Nathan. Nang mapatulog ko si Nathan ng tanghali, nagtungo ako sa kusina upang simula na ang pagkain. Minsan kasi, ninanais ko munang tapusin ang aking trabaho bago ako kumain ng tanghalian. At nang matapos ako, nakita ko si Ellen na patungo sa akin. Maria, tulog naman si Nathan. Pwede bang ikaw na muna ang maghati dito kay Sir Alex sa opisina? Naramdaman ko naman ang pagtalo ng aking puso nang marinig ko ang pangalan ni Alex. Teka, bakit ako? Tanong ko at kunot noong tumingin sa akin si Ellen. Tila nagtataka siya sa aking sinabi dahil nababakas ang pagtanggi sa aking tinig. Hindi naman sa tumatanggi ako. Ano kasi, baka magising si Nathan. Nauutal kong paliwanag sa kanya. Pupunta kasi ako ng Cebuana, magpapadala ng pera sa probinsya. Sige na Maria, pasuyo naman no. Abala rin kasi ang ibang katulong. Ihahatid ka naman ni Camario sa kumpanya ni Sir Alex. Sunod-sunod din ang paliwanag sa akin. Sa kanila pag ang brown envelope sa lamesa na aking kinaroroonan. Kailangan na ni Sir Alex ito ngayon dahil may presentation daw siya. Muli niyang wika. Hingang malalim na lang akong tumango, saka ko lang naalala na wala pa rin pa nga pala si Miss Marga ngayon dahil may aasikasuhin daw. Kaya naman, wala talaga akong magagawa at ako lang ang bakante ngayon. Nang makarating kami sa gusali, sinamahan ako ni Camario patungo sa loob at sumakay kami ng elevator. Medyo nasasanay na rin ako sa nakakahilong elevator na ito. Ang sabi ni Camario, ang elevator na ito ay diretso sa 40th floor kung saan naroon ang opisina ni Alex. Exclusive elevator daw ito para sa kanya. Medyo matagal ang pagtaas ng elevator dahil nasa tuktok pa ang kanyang floor. Halos mahilo na ako dahil sa taas ng aming pinuntahan. Nang sa wakas ay makarating na kami sa palapag kung nasaan ang opisina ni Alex, namangha ang aking mga mata nang bumukas ang pintuan ng elevator. Miss Maria, hihintay na lang kita rito, saad ni Camario at umupo sa waiting area na malapit sa kinaroroonan ng receptionist. Sige po, tugon ko kay Camario. Nagsimula akong maglakad. Ang aking dinadaanan ay isang pulang carpet. Sa paligid ay may mga pintuang salamin na sa tingin ko ay opisina rin. Pakiramdam ko ang sosyal ng mga tao rito at ramdam ko ang pagkaabala sa aura ng paligid. Maging ang dilaw na ilaw, lamig ng aircon at matinding katahimikan ay nakadagdag sa pressure na bumabalot dito. Ganito pala ang pakiramdam ng nasa isang malaking opisina. Nakakakaba.
Sa dulo ng pasilyo na ito, namataan ang aking mata ang isang malaki at nakasaradong pintuan. Nakasulat doon ang Office of the President. Alam ko na agad na ito ang opisina ni Alex. Mariin ako lumunok nang hawakan ko ang doorknob saka kumarahang tinulak ang pintuan. Sa pagbukas nito, agad kong nakita si Alex sa loob ng isang malawak na opisina. Nakatayo siya habang tinitingnan ang mga dokumento na kanyang hawak. Pakilapag diyan ang envelope at maaari ka nang umalis. Saad niya habang abala pa rin ang mata sa pagtingin ng papeles. Tila hindi niya ako nakita at hindi niya napansin kung sino ang nagdala ng papeles sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi niya ako nilingon. Nang mailapag ko ang dokumento sa lamesa, agad ako nagtungo sa pintuan at akmang bubuksan ang doorknob. Maria, what are you doing here? Pagputol niya sa aking gagawin. Mula sa aking pagtalikod sa kanya, marahan akong humarap upang sagutin ang kanyang tanong. Sir, nakiusap po kasi si Ellen na ako na ang magdala ng dokumento. Tugon ko kay Sir Alex. Nakita ko ang kanyang hitsura habang nakatingin lang siya sa akin. Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita dahil hindi naman siya madalas umuwi ng mansyon. Pakiramdam ko ay may kung ano sa aking puso ang nasasabik na muli siyang makita. Ngunit hindi ko maaaring ipahalata ang aking nararamdaman. Aalis na po ako, Sir Alex. Muli kong saad, sabay sa pag-iwas ng tingin sa kanya. Mabilis akong tumalikod at akmang bubuksan ng pintuan. Ngunit nang gawin ko ito, nanlaki ang aking mga mata at lumundag ang aking balikat. Nang mabilis na isara ni Alex ang pintuang aking binuksan. Ramdam ko ang kanyang dibdib sa aking likuran, pati ang kanyang paghinga ay aking nararamdaman. Pwede bang dito ka muna? Saad niya mula sa aking likuran. Sunod-sunod ang tibok ng aking puso. Maria, mahinahon niyang saad. Muling lumundag sa gulat ang aking balikat nang hawakan niya ang magkabila kong braso. Saka pinaharap ang aking katawan sa kanya. Naramdaman ang aking likod ang pintuan nang marahan niya akong isandal dito. Sabihin mo, ano bang meron sa'yo? Bakit hindi kita makalimutan? Natunaw ang aking puso nang makita ko ang paghihirap sa kanyang mga mata. Alex, it's been 5 years. 5 years, Maria, pero hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Nagsimulang mangilid ang aking luha sa mga mata nang sabihin niya ang bagay na iyon. Isang bagay na matagal ko nang nais marinig muli. Pinilit naman nating iwasan, hindi ba? Tugon ko sa kanya, sabay sa pagdaloy ng aking luha sa aking mga mata. Sinubukan naman nating pigilan, hindi ba? Marahan niyang dinikit ang kanyang noo sa aking noo, saka marahan tumango. Narinig ko ang nanginginig niyang paghinga at alam kong pinipigilan niyang lumuha. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa, Miguel. Nanginginig kong wika. Siguro, hindi talaga ako nakatadhana sa'yo. Muli kong saad. Pero kung hindi ikaw, bakit ako nasasaktan ng ganito? Nanginginig niyang tugon sa akin. Naramdaman ko ang palad ni Alex sa aking pisngi. Isang malalim na paghinga ang aming ginawa sabay sa pagtulon ng aming mga luha. Marahang nilapit ni Alex ang kanyang labi sa aking labi at muli kong lalasap ang isang halik na hindi ko nalilimutan. Isang sabik na halik ang aming pinagsaluhan. Maya-maya pa, tumigil si Alex at mahinang nagsalita. Kung ito ay kasalanan, hayaan mo akong magkasalang muli. Muli niyang siniil ng halik ang aking mga labi. Naramdaman ko ang pagkasabik ng kanyang mga halik. Marahan kong inangkla ang aking kamay sa kanyang lieg. Saka mas diniin ang halik namin sa isa't isa na tila sabik na bata. Isang mahigpit na yakap ang kanyang ginawa sa aking katawan. Narinig ko ang paglak niya sa pintuan habang hindi nawawala ang nag-aalab na halik sa pagitan namin. Tila na blanko ang aking isipan. Tila nalamon ako ng aking nararamdaman hanggang sa lumalim na lumalim ang bumabalot na pagmamahal sa aking puso. Sa pagyakap ni Alex sa aking katawan, wala sa sariling inangkla ko ang aking mga binti sa kanyang bewang. Gamit ang matipuno niyang katawan, binuhat niya ako patungo sa sofa na hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Dahan-dahan niya akong pinahiga sa sofa at doon lang naputol ang mainit na halik sa pagitan namin dalawa. Ang aming mga mata ay nakatitig sa isa't isa at tila nag-uusap kung marapat ba na gawin ang bagay na hinahanap ng aming katawan.
hanggang sa muling maglapat ang aming mga labi at nagpadala sa emosyong pareho naming ninanais. Kailan nga ba dapat sumuko sa isang maling pagmamahal? Kailan mo ba masasabing tama ang bagay na pinaglalaban mo kung alam mo sa iyong sarili na ito ay mali? Ano ba dapat ang iyong sundin? Ang isip na pilitin na tama ang mali? O ang pusong patuloy na nagmamahal sa taong may iba nang nagmamay-ari? Sa mga oras na ito, ang nais ko lang ay lamunin na lang ng lupa. Nais kong iwan na lang ang aking katawan at tuluyan ng lumisan. Dahil sa pagkakataong ito, sinunod ko ang nais ng aking puso. Ang pagnanais niyang gawin ang isang mali. Ang pagnanais ng aking puso na mahalin ng isang lalaking meron ng asawa at anak. Patuloy ang nag-aalam na halik sa pagitan namin ni Alex. Hindi ko mapigil ang hindi tumugon sa matamis na bagay na unti-unting lumalamon sa aking katinuan. Hindi ko namalayan ang paggalaw ng kamay ni Alex patungo sa aking dibdib. Dahan-dahan niyang binubuksan ang batonas ng aking blouse sabay sa malalim na aming paghinga. Hanggang sa makarinig kami ng sunod-sunod na katok mula sa nakalak na pintuan. Mabilis na naputol ang halik sa pagitan naming dalawa at agad na tumugon si Alex sa katok ng pinto. "Who's there?" Nauutal niyang tugon mula sa malalim na paghinga. "Sir, your meeting is about to start," saad ng isang babae sa kabila ng pintuan. "Okay, I'll be there in a minute." "Okay, Sir Alex." Nang marinig namin ang pag-alis ng babae nagsasalita, animoy babalik si Alex sa kanyang ginagawa. Ngunit agad kong hinawakan ang kanyang labi. Tinakpan ko ito at pinigil ang nais niyang gawin. "Sandali, nasa opisina tayo at may meeting ka pa." Saad ko sa kanya. "It's okay, ako ang boss at ayos lang na malate ako." Muli siyang humalik sa akin leeg. Ngunit muli kong hinawakan ang kanyang braso upang pigilan siya sa nais niyang gawin. "Alex, sandali." Pagtanggi ko, sabay layo sa kanyang katawan. "Itigilan natin to." "Bakit, Maria?" "Kasi nasa opisina tayo." "O ano naman?" "Alex," saad ko, sabay sa paghaba ng aking nguso na tila nahihiya. Narinig ko ang buntong hininga na kanyang ginawa, saka umalis mula sa pagkakadagan sa akin. Nakita ko ang irritable niyang mukha habang inaayos ang nagulo niyang kurbata. "Tandaan mo ang araw na binitin mo ako." May inis na tinig niyang wika sa akin. Tumawa ako dahil sa kanyang sinabi. "Sorry." Saad ko, sabay pahid ng maliliit na butil ng luha na kumawala sa aking mata dahil sa aking pagtawa. "Dibale, may ibang araw pa naman." Agad akong natigilan dahil sa mga salitang lumabas sa aking bibig. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang bagay na iyon. Hindi ko alam kung bakit ko iyon sinabi. Ngunit dahil sa bagay na iyon, nakita ko ang pagtaas ng labi ni Alex. Animoy natutuwa sa aking sinabi. Tila may kung anong bagay ang pumasok sa kanyang isip na nagpataas ang kanyang labi. Muli siyang lumapit sa akin, palapit ng palapit hanggang ipagdikit niya ang tungki ng aming ilong. "Sabi mo yan ha, wala nang bawian, Maria." Mapangakit niyang wika. Mariin naman akong napalunok dahil sa kanyang sinabi. Saka siya tuluyang lumayo sa akin at nagsimulang lumabas sa opisina kung nasan ako. Mabilis na tumibok ang aking puso, pati ang paghinga ay pabilis ng pabilis. Nabalot ng matinding kaba ang aking katawan dahil ngayon lang pumasok sa aking isip ang mga bagay na ginawa namin kanina. "Anong ginawa mo, Maria? Bakit? Bakit ka nagpadala sa sinisigaw ng iyong puso?" Sa pagkakataong ito, nagsimulang bumalik sa katinuan ang aking isip. Ngayon lang pumasok sa aking damdamin ang pagsisisi. "Alam mong may asawa si Alex, hindi ba? Pero ano itong nagawa mo?" Pagkausap ko sa sarili. Nais kong tumakbo at magtago dahil sa kahihiyang aking nagawa. Nais kong takasan ang kasalanang pinasok ko. Ngunit may kung ano sa aking puso ang nais isugal ang pagmamahal na ito. May kung ano sa aking puso ang nagbabaka sakaling pagdating ng panahon, hindi na ako magiging pangalawa. Tulala ang aking mga mata nang makabalik kami ni Ka Mario sa mansyon. Saka namang nagising na si Nathan at hinahanap na ako. Mabilis akong umakyat sa silid ni Nathan at inasikaso siya.
Binihisan ko muna, saka kami sabay na bumaba upang maglaro sa hardin ng mansyon. Habang tinitingnan ko si Nathan, mas lalo akong inuusig ng aking konsensya. Lalong pumapasok sa aking isipan ang masayang ngiti sa batang nasa aking harapan. Ang masayang ngiti na masisira dahil sa akin. Paano niya matatanggap na ang kanyang ama ay may ibang babae at ang babaeng iyon ay ang kanyang tagapangalaga? Ate Maria, tingnan mo tong bulaklak, sigaw ni Nathan sa akin na nagpabalik sa aking isipan. Ngumiti ako saka nagmadaling nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Patingin nga, saad ko sabay tingin sa bulaklak na nasa paso. Wow, ang cute naman niyan, saad ko nang makita ang isang puting rosas na unti-unti nang umuusbong. Paborito ni Mami ang puting rosas. Alam mo ba, Ate Maria, kung saan-saan pa nag-order si Daddy para lang mahanap ang buto niyan? Napatingin ako sa inosenteng mukha ni Nathan habang masayang nakatitig sa rosas. Nababakas ang kanyang kasiyahan nang banggitin niya ang bagay na iyon. Isang bagay na lubos na sumugat sa aking puso. Masaya ako kasi love na love ni Daddy si Mami, muli niyang saad. Ikaw, Ate Maria, may love ka na ba? Inosente siyang tumingin sa akin habang nakangiti. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang bagay na aking isasagot sa kanyang tanong. Pakiramdam ko ay umurong ang aking dila sa bagay na iyon. Ngunit pinilit ko pa rin ibukas ang aking labi upang magsalita. Oo naman, ang aking nanay at tatay nasa probinsya. Tugon ko kay Nathan saka ngumiti. Wala ka pang boyfriend, ate? Mariin ako napalunok nang tanong niya ako ng bagay na iyon. Marahan kong hinawakan ang kanyang ulo saka ginulo ang kanyang buhok. Ikaw talaga ang bata mo pa kung ano-ano na ang iniisip mo. Isang malaking ngiti ang aking ginawa upang matakpan ang agam-agam na aking iniisip. 7 years old na naman ako, ate. Ah, basta, pag nanda ko, ako ang magiging boyfriend mo. Impit akong tumawa dahil sa bagay na sinabi ni Nathan. Parehong-pareho sila ng kanyang ama, isang pilyo at palabirong lalaki. Marahan kong dinampi ang aking labi sa noo ni Nathan, saka ngumiti sa kanya. Tama na ang maraming tanong, ha? Saad ko kay Nathan. Tumangu-tangu naman siya. Maya-maya lang, narinig namin ang pagdating ng kotse ni Miss Marga. Ayan ni si Mami, sigaw ni Nathan, sabay na mabilis na tumakbo patungo sa loob ng bahay. Iniwan naman ako nakatingin sa kanyang likod habang siya ay palayo sa aking kinaroroonan. Kasama ang ibang kasambahay, mabilis kaming nag-ayos ng hapagkainan upang makapag-dinner na ang pamilya Montemayor. Nang gabi ring iyon, umuwi si Alex sa mansyon at sumabay sa pagkain sa kanyang asawa't anak. Napansin ko ang pasulyap-sulyap niyang mata sa aking kinaroroonan, kaya tinapunan ko siya ng masamang tingin. Tila nagsasabing huwag siyang tumingin sa akin. Nakarating naman sa kanya ang nais kong sabihin. Natatawa pa siya bago alisin ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Alex, is there something funny? Tanong ni Miss Marga nang mapansin niya ang impit na tawa ni Alex. Ah, wala naman. Malamig na sagot ni Alex sabay subo ng kanyang pagkain. Masaya namang kumakain si Nathan habang minamasdan ang kanyang mga magulang. Nakita ko ang paglingon ni Miss Marga sa direksyon ng mga katulong. Yukong-yuko naman ang aking ulo dahil baka mapansin niya na meron akong tinatago. Matapos iyon, kibit-balikat na lang siyang bumalik sa pagkain saka muling kinausap si Alex. Oo nga pala, Alex, death anniversary ni Lola. Ang sabi ni Mami, magkakaroon daw ng reunion. Isasama ko si Nathan. Ikaw, sasama ka ba? Tanong ni Miss Marga kay Alex. Alam mo namang hindi ako kasundo ng pamilya mo. Kaya nga dapat nandun ka para makausap mo naman sila. Marga, please tell me kung kailan ako dumalo ng mga gathering ng pamilya mo. Pagtigil ni Alex sa pagkain at tumingin ng direksyon kay Miss Marga. Since si plano nila ang fixed marriage na to, hindi na ako naging komportable sa kanila. Alam ko naman yun, Alex, pero kasi huwag mo nang antayin uminit ang ulo ko, Marga. Pagputol ni Alex sa sasabihin ni Marga. Mariin namang napalunok si Marga dahil sa kanyang sinabi.
Sige, si Nathan na lang isasama ko. Malungkot na tugon ni Marga habang mapait na nakangiti kay Nathan. Ramdam ko ang sakit para kay Miss Marga. Pakiramdam ko ay malayo ang loob ng kanyang asawa sa kanya at ako ang nasasaktan para doon. Isa pa, pakiramdam ko ay ako ang dahilan ng pagkakalabuan ng kanilang pamilya at hindi ko gusto ang damdaming iyon. Mabilis na lumipas ang araw. Kasama si Nathan, umalis si Miss Marga at nagtungo sa isang villa na pag-aari ng kanilang pamilya. Nagbilin siya sa amin na bantayang mabuti ang bahay dahil hindi madalas umuwi si Alex sa mansyon at mawawala naman si Miss Marga ng isang linggo. Nang siya ay makaalis, halos puro kasambahay ang aking kasama at tulad ng sinabi ni Miss Marga, madalas na wala si Alex sa mansyon. Mabuti na rin ang ganito dahil kung nandito siya, siguradong magkakasala ako. Ngunit hindi ko akalain ng isang araw ay uuwi si Alex. Maria, pinapatawag ka ni Sir Alex sa opisina niya. Ipagtimpla mo din daw siya ng maiinom. Saad ni Ellen sa akin nang puntahan niya ako sa Maid's Corner. Kasalukuyan ako nag-iiwan ng mensahe sa aking magulang at nangungumusta sa kanila nang tawagan ako ni Ellen. Sandali, bakit daw ako? Tanong ko kay Ellen. Nagkibit-balikat siya bago tumugon sa akin. Hindi ko rin alam eh, puntahan mo na lang, mahirap na kapag uminit ang ulo nun. Tugon ni Ellen sa akin. Isang buntong hininga ang aking ginawa, saka tumayo mula sa aking pagkakasalampak sa higaan. Naka-short at simpleng t-shirt lang ang aking suot ng mga oras na iyon. Hindi na rin ako nakapagpalit ng damit. Mabilis ako nagtimpla ng inumin at gumawa na rin ako ng sandwich. Marahan ko itong inilagay sa tray, saka dahan-dahang binuhat patungo sa study room ni Alex. Sa pagpasok ko sa loob ng study room, agad kong nakita ang abalang mukha ni Alex habang nakatutok sa kanyang laptop. Sir, nandito na po ang inumin ninyo. Pagtawag ko sa kanyang atensyon. Sige, pakilapag na lang sa lamesa. Saad niya. Lumakad naman ako patungo sa isang maliit na lamesa katabi ng dalawang sofa at doon nilapag ang aking dala. Aalis na po ako. Pagpapaalam ko kay Sir Alex. Ngunit sa aking pagtalikod, bigla siyang nagsalita. Sino ang nagsabi sa iyo makakaalis ka na? Tila napako ang aking katawan nang marinig ko ang kanyang sinabi. Narinig ko ang paglangit-lit ng swivel chair dahil sa kanyang pagtayo. Naramdaman ko ang paghakbang ng kanyang mga paa patungo sa aking kinaroroonan at alam na alam kong siya ay nasa aking likuran. Tumalo ng aking balikat nang marinig ko ang pagsara ng pintuan at ang pag-click ng automatic lock nito. Sa mga oras na ito, tila alam ko na ang mangyayari kaya nakailang mariin na lunok din ako. Stay here, saad ni Alex. May naalala kasi akong sinabi ng isang babaeng kakilala ko. Ano po yun, sir? Nautal kong tanong. Ang sabi niya, may ibang araw naman. Muli akong napalunok dahil sa ginawa niyang pagpapaalala sa akin ng bagay na iyon. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso habang nakatayo siya sa aking likuran. Narinig ko ang pagdampot ni Alex sa baso na may lamang inumin at alam kong ininom niya ito. Ngunit mas bumilis ang tibok ng aking puso nang magsimula niyang hawakan ang aking magkabilang balikat sa kamarahang pinaharap sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata nang idikit niya ang kanyang labi sa aking labi at nang ibukas ko ang aking bibig, naramdaman ko ang pagdaloy ng tubig mula sa kanyang bibig. Malaya kong tinanggap ang inumin na iyon at humagod sa aking lalamunan. Mariin niyang siniil ng halik ang aking labi, sabay sa paghawak ng kanyang kamay sa aking bewang. Tila na blanko naman ang aking isip at nagsimulang uminit ang aking katawan. Ang aking sistema ay nagsimulang lamunin ng sensasyon ng aking nararamdaman. Kahit alam kong mali, tumutugon pa rin ako sa matamis na halik na ginagawa ni Alex. Habang kami ay nanatiling nakatayo, naramdaman ko ang paglalakbay ng kamay ni Alex sa aking likuran. Tila may hinahanap ang kanyang kamay. Inangkla ko ang aking dalawang braso sa kanyang leeg dahil pakiramdam ko anumang oras ay bibigay ang aking tuhod. Maya-maya lang hinawakan niya ang magkabila kong binti, saka inangkla sa kanyang bewang. Marahas niya akong binuhat patungo sa kanyang malaking study table. Hindi namin alintana kung ang mga papel at lalagyan ng ballpen ay nalaglag na sa sahig
dahil sa aking pagkaupo roon. Kapwa blanco ang aming isip at nilamunan ng init na bumabalot sa aming damdamin. Sinipa ni Alex ang swivel chair. Mabilis niyang tinanggal ang aking pangitaas. Maging ang aking pangibaba ay marahas na rin niyang hinila na animoy sabik na sabik sa aking katawan. Hinawakan naman ni Alex ang laylayan ng kanyang t-shirt sa kahinubad ito. Halos natakam ang aking labi nang muli kong makita ang nagsusumigaw na abs ni Alex. Ang kanyang katawan na labis kong hinangaan. Ang nag-iisa niyang katawan na umangkin sa aking katawan. Nakita ko ang nagmamadaling pagtanggal ni Alex sa kanyang belt. Matapos iyon, diretso niyang tinanggal ang suot niyang pantalon kasabay ng kanyang panloob. Mariin ako napalunok. Tila bumalik ang lahat ng alaala at mainit na sandali na nangyari sa Isla Verde. You're mine, Maria. Bulong ni Alex nang hawakan niya ang aking pisngi. Sayong sayo lang ako, Alex. Tugon ko sa kanya. Naririnig ang malakas na hinga at ungol sa loob ng study room. Tila wala na kaming isip kung may makarinig man sa amin o wala. Ang alam lang namin ay ang mapakawalan ang init na namamagitan sa aming katawan. Patawarin mo ako, Maria, kung pinasok kita sa isang magulong sitwasyon. Saad sa akin ni Alex habang nakalagay ang kanyang braso sa aking balikat. Kasalukuyan kaming nakaupo sa sofa at tapos na rin isuot ang aming mga damit. Ano na ang plano mo sa relasyon natin, Alex? Tanong ko sa kanya. Bigyan mo lang ako ng sapat na oras. Handa akong hiwalayan si Marga para sa'yo. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa kanyang sinabi. Nailayo ko ang aking ulo at tiningnan ng diretso ang kanyang mga mata. Sandali, huwag mong gagawin yan, Alex. Mabilis kong tugon. Kumunot ang kanyang noo na tila nagtataka dahil sa aking sinabi. Bakit hindi? Tanong niya. Nabalot ng pagkabagabag ang aking isip. Mabilis na tumibok ang aking puso dahil sa kaba na aking nararamdaman. May kung ano sa aking puso ang nais sumang-ayon sa nais ni Alex. Ngunit may bahagi sa aking isip ang nais tumanggi. Ayokong maging sanhi ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ayokong masira ang masayang pamilya sa mata ng batang si Nathan. At sa mga oras na iyon, sakalang bumalik ang aking isip sa posibleng kakahantungan ng pagmamahalan namin ni Alex. Isang pagmamahalan na bawal sa mata ng lahat. Upang makaiwas sa aksidente ng pagdadalang tao, minabuti kong bumili ng contraceptive pills. Labis na ang kasalanan na aking pinasukan. Kung magbubunga ang ginawa namin ni Alex, magkakaroon na naman ako ng panibagong kasalanan at ayokong madamay ang inosenteng bata. Sa mga araw na wala si Miss Marga sa mansyon, hindi ko na mabilang kung ilang beses na may nangyari sa pagitan namin ni Alex. Napapadalas din ang kanyang pag-uwi rito sa mansyon, dahilan upang magduda ang aking mga kasama. Wala siyang dahilan upang umuwi, dahil wala naman sina Miss Marga at ang kanyang anak na si Nathan. Ngunit kung kailan wala ang dalawa, ay saka siya madalas na umuwi rito. Hindi ko naman maaaring pigilan ang nais ni Alex at ang kanyang desisyon. At oo, aaminin ko, hindi ko rin kayang pigilan ang pinararamdaman na kaligayahan sa akin ni Alex. Tila siya ang pumupuno sa aking pagkatao. Siya ang nagsisilbing droga ng aking katawan. At alam kong ganoon din siya sa akin. Kung minsan, nais ko nang ipagtapat kay Alex ang tungkol kay Liam. Ngunit pinangungunahan ako ng takot at kaba sa aking puso. Natatakot ako sa kanyang pamilya. Takot ako sa maaaring gawin ng maimpluwensyang pamilya ng mga Montemayor sa aking pamilya na nasa probinsya. Takot ako na kapag nalaman na si Alex ay may ibang babae, maaaring ang aking pamilya sa Isla Verde ang maapektuhan. Ayoko, tama nang ako na lang ang magdusa. Tamang huwag na lang madamay ang inosente kong anak. Alam kong karapatan ni Alex na malaman ang tungkol sa anak kong si Liam. Ngunit 5 taon pa lang ang anak ko. Masyado pa siyang bata upang harapin ang mapanghusgang mundo. Kasalukuyan akong nasa maid's corner at nakaupo sa aking kama. Isang milog na pills ang nilagay ko sa aking palad. Saka ako mabilis na nilagay sa aking bibig at uminom ng tubig. Sinisigurado ko na walang palya ang pag-inom ko ng pills. Dahil mahirap na kapag nakaligtaan ko ito. Ano yan, Maria?
Lumundag ang aking balikat nang marinig ko ang tinig ni Ellen. Mabilis kong tinago ang aking banig na pills sa ilalim ng aking unan bago tumugon sa kanyang sinabi. Vitamins lang, Ellen. Kailangan natin to para mas lumakas ang ating katawan. Impit at mapagpanggap akong tumawa. Nanalangin ako na sana ay huwag siyang magtanong pa. Ngunit nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga tingin. Tila nagsasabing minamatsyaga niya ang bawat kilos ko. Mariin ako napalunok dahil sa ginawa niyang pagtingin sa akin. Sa mga oras na ito, kailangan kong magdobli ingat. Nang tuluyan siyang lumabas mula sa maid's corner, sakalang ako nakahinga ng maluwag. Muli kong kinuha ang banig ng pills sa ilalim ng aking unan. Saka ko nilagay sa aking drawer na may nakakabit na padlock. Maya-maya pa, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone at agad ko itong kinuha sa aking kama. Sumilay ang malaking ngiti sa aking labi nang makita ko ang pangalan ni nanay. Sabik na sabik kong sinagot ang tawag na iyon. Hello, Nay? Pagsagot ko. Hello, Maria. Kumusta ka na? Maayos naman po ako, Nanay. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa inyo, Nanay. Maayos naman kami rito dahil sa perang pinadala mo, napapaayos na namin ang bubong nitong bahay. Labis ang saya na aking naramdaman nang marinig ko ang sinabi ni Nanay sa akin. Mabuti naman po kung ganoon. Di bali, Nay? Pagbubutihin ko pa po ang trabaho para maipagawa natin ang kusina at makapagpatayo na rin tayo ng bigasan. Oo anak, magtatabi ako ng pera para maipon mo. Para sa iyong pagbalik, makikita mo na pinaghirapan mo. Sunod-sunod na sa ating nanay. Kailan ka nga ba uuwi rito, Maria? Kahit bakasyon lang sana. Tila may kung anong karayom ang tumusok sa aking puso nang sabihin ng aking nanay ang bagay na iyon. Nais ko na rin silang makita. Nais ko na rin mayakap at mahagka ng aking anak. Maria, nandito pala si Liam. Heto kausapin mo, saan ni nanay. Isang malaking ngiti naman ang aking ginawa nang marinig ko ang pangalan ng aking anak. Hello nanay? Isang maliit na tinig ang aking narinig mula sa kabilang linya. Halos maluha ang aking mga mata nang muli ko marinig ang tinig ng aking anak. Kung kaya ko lang pumasok sa loob ng telepono ay gagawin ko. Mahagkan ko lang ang anak ko. Hello Liam, si nanay to. Saad ko habang pinipigilan ang aking pag-iyak. Nanay, miss na kita. Kailan ka ba uuwi? Saad niya sa kabilang linya. Ang pagtanong niya sa akin ng bagay na iyon ay lubos na dumurog sa aking puso. Kung alam mo lang anak, gustong gusto na kitang makasama. Ako rin po nanay, wala na akong kasama na pumunta sa dalampasigan para mamulot ng kabibe. Si Lola kasi ay abala lagi rito sa bahay. Sunod-sunod na saad ni Liam na tila nagsusumbong. Huwag ka mag-alala anak, pag uwi ko riyan, buong araw tayo mamumulot ng kabibe. Natatawa kong tugon. Opo nanay, mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal din po kita nanay. Nagsimulang sumikip ang aking dibdib. Ang luha na kanina ko pang pinipigilan ay nagsimulang lumagaslas mula sa aking mga mata. Mariin ko ang tinakpan ng aking labi upang huwag marinig ni Liam ang pangungulila ko sa kanya. Maria, hinahanap ka ni Sir Alex. Mabilis kong nilingon ang aking ulo nang marinig ko ang tinig ni Ellen. Mariin ko ang pinahira ng aking luha saka muling nagsalita. Anak, tinatawag na ako ng boss ko. Tatawag na lang ulit si nanay ha. Saad ko kay Liam na nasa kabilang linya. Opo nanay. Nang matapos ang aming pag-uusap, binaba ko na ang telepono saka huminga ng malalim. Ramdam ko ang pamumukto ng aking mga mata dahil sa aking pag-iyak. Kaya inayos ko muna ang aking sarili bago tuluyang lumabas ng silid. Mabilis ako nagtungo sa silid ni Alex dahil sabi ni Ellen pinatatawag niya raw ako. Nang makatayo ako sa harap ng pintuan, marahan kong pinihit ang doorknob. Saka tuluyang binuksan nito. Sir, pinapatawag mo raw ako? Saad ko nang tuluyan ako makapasok sa silid ni Alex. Ngunit sa pag-ikot ng aking paningin, hindi ko siya nakita sa loob ng silid. Alex? Muli kong pagtawag sa kanyang pangalan. Maya-maya pa,
Narinig ko ang pagtunog ng pintuan mula sa shower room. Kanina ka pa ba riyan, Maria? Halos lumundag ang aking balikat nang marinig ko ang tinig mula sa aking likuran. Ano ka ba naman? Nanggugulat ka? Sigaw ko sa kanya. Ngunit nang tuluyan akong humarap sa kanyang likuran, nanlaki ang aking mga mata nang makita kong nakabathrobe lang siya habang tinutuyo ng maliit na tuwalya ang kanyang buhok. Mariin ako napalunok dahil sa aking nakikita. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi dahil sa itsura niya ngayon. Bakit ganyan ang mata mo? Umiyak ka ba? Tanong niya sa akin sabay ng paglapit sa akin. Mabilis kong iniwas ang aking tingin upang hindi niya mapansin ang namumukto kong mata. Ngunit nang gawin ko ang bagay na iyon, agad niyang hinawakan ang aking balikat at muling pinaharap sa kanya. Sabihin mo, bakit ka umiiyak? Wala. Namiss ko lang ang pamilya ko sa Isla Verde. Pagtatapat ko. Nababakas naman ang lungkot sa mukha ni Alex nang sabihin ko ang bagay na iyon. Marahan niyang nilapit ang kanyang labi sa gilid ng aking mata. Animoy hinahalikan ang butil ng luha na naiwan sa gilid ng mga ito. Huwag kang mag-alala, uuwi rin tayo roon. At sana sa pag-uwi natin, mapatawad pa ako ng mga magulang mo. Nais kong panghawakan ang mga katagang sinabi sa akin ni Alex. Nais kong umasa na darating ang araw na sa pagbalik ko sa Isla Verde, kasama ko siya at pareho na kaming malaya. Ngunit posible nga ba ang bagay na ito? Posible nga ba na ang pangalawa ay mas matimbang pa sa una? Mula sa pagkakahalik ni Alex sa aking mata, muli niyang hinilikan ang aking pisngi at ang tungki ng aking ilong at ang aking labi, doon nagtagal ang kanyang mga halik sa aking labi na kahit paulit-ulit niyang hagkan ay tila uhaw na uhaw pa rin sa kanya. Muli na namang nilamo na makamundong pagdanasa ang aming katawan. Namalayan ko na lang na tumambad sa aming mga mata ang pareho naming hubad na katawan. Kasalukuyan akong nahiga sa kanyang kama habang ang katawan ni Alex ay nakadagan sa akin. Ang aming mga mata ay tila nag-uusap habang nakatingin sa isa't isa. Walang sino man ang nais kumurap at pumutol sa titigan na namamagitan sa aming dalawa. Hanggang sa bumaling ang tingin ni Alex sa aking labi. Sa kadahan-dahang ginalaw palapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Nang maglapat ang aming mga labi, muling nagsimula ang palitan ng nag-aalab na halik. Napapikit ako dahil tuluyan na akong nilamon ang aking nararamdaman. Naramdaman ko ang bahagyang pagtaas ng balakang ni Alex at ang kanyang kamay ay hinawak niya sa pagitan ng aking mga hita. Ngunit hindi pa namin naaabot ang rurok ng pagnanasa, nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pintuan ng silid ni Alex. Alex, nandyan ka ba sa loob? Nanlaki ang aming mga mata nang marinig namin ang tinig ni Miss Marga. Oh shit! Saad ni Alex. Alex, saan ako magtatago? Nagmamadali kong bulong, sabay sa pagdampot ng aking mga damit na nakakalat sa sahig. Sa closet ka magtago. Nagmamadali niyang utos. Hindi pa man ako tapos magbihis, nagmamadali akong tumakbo papasok sa loob ng closet ni Alex, habang daladala ang aking mga damit. Nang nasigurado ni Alex na ako ay nakatago na at nakabihis na rin siya, agad niyang binuksan ang pintuan dahil kanina pang kumakatok si Marga sa kabila. Bakit nang tagal mong magbukas? Irritabling saad ni Marga nang buksan ni Alex ang pintuan. Nagsashower ako, nauutal niyang tugon. Okay sige, nakita mo ba yung blouse ko? Wika ni Marga sabay pasok sa loob ng silid ni Alex. Sandali, kailan ka pa nakabalik? Pagpigil ni Alex. Kanina lang, nakalimutan mo na ba? Lunes ngayon? Eto talaga ang araw ng pag-uwi ko, diba? Paliwanag ni Marga. Baka nasa closet mo ang damit ko. Muli niyang wika. Mabilis na lumakad si Marga patungo sa walk-in closet. Mabilis na tumibok ang aking puso dahil sa kaba at matinding takot na baka mahuli niya ako rito. Marga! Sigaw ni Alex, sabay hawak sa kamay ni Marga na ngayon ay nakahawak na sa handle ng closet. Ano bang problema mo, Alex? Tanong nito. Wala dyan yung blouse mo, baka nandun sa kabilang closet. Lumingon naman si Marga sa kabilang closet. Kumunot ang kanyang noo sa kabinatawan ng handle ng closet kung saan ako naroroon.
Nagsimula siyang lumakad sa kabilang closet at binuksan nito. Mabuti na lang talaga at nandoon nga ang hinahanap niyang blouse. Nandito nga, hindi ka pa ba kakain, Alex? Handa na ang dinner sa baba. Pag-aya ni Marga. Oo, sige. Sabay na tayong bumaba. Tugon ni Alex sabay hawak sa balikat ni Marga at nagmamadaling tinulak ito palabas ng silid. Nakita ko naman ang pagsenyas ng kamay ni Alex sa akin. Animoy sinasabing umalis na ako sa silid na iyon. Nang marinig ko ang tuloy ang pagsarado ng pintuan, agad akong nagsuot ng damit saka lumabas sa closet na kinatataguan ko. Nagsimula akong lumakad patungo sa pintuan ng silid. Marahan kong pinihit ang pintuan saka sinilip kung may tao pa sa labas. Nang masigurado kong wala ng tao, agad akong tumakbo at nagtungo sa maid's corner. Sunod-sunod ang aking paghinga dahil sa halo-halong kaba at pagod na aking nagawa. Umupo ako sa aking kama habang nakahawak ang aking kamay sa puso dahil sa pagod na pagod kong pakiramdam. Maria? Naitaas ko ang aking ulo nang marinig ko ang tinig ni Ellen. Seryoso ang kanyang mukha at animoy galit sa akin. Ellen, bakit? Nauutal kong tugon dahil halos kinakapos pa ang aking hininga. Anong ibig sabihin nito? Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kamay at ipinakita sa akin ang bagay na kanyang hawak. Binalot ng kaba ang aking puso at tila binuhusan ng malamig na tubig ang aking paa nang makita ko ang bagay na nasa kanyang kamay. Hawak-hawak niya ang isang banig na contraceptive pills na wala ng laman. Paano napunta sa'yo yan? Nauutal kong tanong sabay sa mabilis na tiwok ng aking puso. Alam mo ba kung anong problema ang pinasok mo, Maria? Nais kong lumubog mula sa kama na aming inuupuan habang patuloy ang pangangaral sa akin ni Ellen. Alam ko at maliwanag sa akin ang mga bagay na pinasok ko at ang bagay na pinili kong tahakin at ang bagay na maaaring kahantungan ng mali kong ginagawa. Ngunit hindi ko ginusto ang bagay na ito. Hindi ko hiniling na muli ko siyang makita, bagkus tila tadhana ang naglapit sa aming dalawa. Dahil na corner na ako ni Ellen at ayaw ko na rin magsinungaling pa sa kanya, ipinagtapat ko ang tungkol sa amin ni Alex. Maging ang tungkol sa Isla Verde ay ipinagtapat ko sa kanya. Halos wala akong sekretong tinago dahil alam kong kapag naglihim pa ako, hindi niya rin ako maiintindihan. Isang buntong hininga ang ginawa ni Ellen bago muling nagsalita. Anong plano mo ngayon? Paano na? Alam mo bang maaari kang mawala ng trabaho dahil sa pagiging kabit mo? Hindi ako kabit. Mabilis kong pagtanggi kay Ellen saka tiningnan siya ng diretso sa mata. O sige, hindi ka kabit, anong tawag sa'yo? Tanong niya na nagpagulo sa aking isip. Maria, kahit pagbalibalik na rin natin ang mundo, may asawa't anak na ang lalaking karelasyon mo. Pero may anak din naman kami. Saad ko. Yun na nga, Maria. Bakit hindi ka nalang mag-focus sa anak mo? At tulad ng sabi mo, walang alaala si Sir Alex noon. At sa tingin mo, bakit siya umalis sa isla nang bumalik ang kanyang alaala? Mariin ako napulunok nang banggitin ni Ellen ang bagay na iyon. Umalis siya dahil alam niyang meron siyang pamilya. Iniwanan ka niya dahil alam niyang mali ang inyong nagawa, diba? Hindi mo ba naisip iyon, Maria? Muli niyang wika. Ang lahat ng mga bagay na sinabi ni Ellen ay lubos na dumurog sa aking puso. Alam ko sa aking sarili na ito ay totoo. Ngunit pinili ko pa rin sumugal dahil sa pag-ibig na nararamdaman ko. Nang bumalik ang alaala ni Alex, hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi man lang niya sinabi sa akin ang totoo, bagkus iniwan niya lang ako. Kung talagang ako ang mahal niya, ako ang pipiliin niya ng mga panahon na iyon. At ngayon, tila ako pa ang nagpupumilit sa aking sarili at sumisiksik sa kanyang pamilya. Naramdaman ko ang paggapang na maalat na luha sa aking pisngi. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking puso at ng aking dibdib. Maria, naitaas ko ang aking ulo nang maramdaman ko ang mainit na palad ni Ellen sa aking kamay. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli na itama mo ang mali. Putulin mo na ang ugnayan mo kay Sir Alex kung ayaw mong madamay ang iyong anak sa magiging eskandalo ng Montemayor. Sunod-sunod na saan niya. Sana ganoon lang kadali, Ellen. Sana ganoon lang kadaling putulin ang lahat. Hindi ko mapigilan ang sunod-sunod na pag-agos ng aking luha.
Ang hikbi na lumalabas sa aking tinig ay hindi ko na maitago. Masikip ang aking dibdib dahil sa sakit na aking nararamdaman. Ngunit ang sakit na ito ay hindi ko alam kung ano ang pinagmumulan. Ang lahat ng sinabi sa akin ni Ellen ay tama. Alam kong may hangganan ang lahat ng pagpapanggap at sa pagkakataong ito, kailangan ko nang putulin kung ano ang nasimulan dahil sa huli, pareho lang kaming masasaktan. Alam kong mahirap, Maria, pero kailangan. Mahigpit kong niyakap si Ellen at sa kanyang bisig ko ikinubli ang aking mga luha. Mabuti na lang at naiintindihan niya ako. Mabuti na lang at siya ang nakaalam ng lihim ko at alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang lahat dahil nakauwi na rin si Marga at si Nathan. Buong araw lang akong nakatuto kay Nathan at sa tuwing ipapatawag ako ni Alex, si Ellen ang aking pinapupunta. Alam kong mapapaisip si Alex dahil sa aking ginagawa. Ngunit mabuti na ang ganito kaysa mas lalo pa ako magkasala. Nung araw ding iyon, kasalukuyan kami naglilinis ni Ellen sa kusina nang tawagin kami ni Marga. Maria? Ellen? Pwede ba kayong pumunta rito sa salas? Sigaw ni Miss Marga. Nagkatinginan pa kami ni Ellen bago magsimulang lumakad patungo sa salas. Bakit po, ma'am? Tanong ni Ellen. Alam niyo ba kung kaninong panty itong nakita ko sa silid ni Alex? Irritable niyang saad habang tinuturo gamit ang kanyang paa ang isang pink na panty na nasa sahig. Wala akong naaalalang may ganyan akong underwear. Nanlaki ang aking mga mata at mariin akong napalunok. Inakala ko na lahat ng aking damit ay nabitbit ko nung umalis ako sa silid ni Alex. Ngunit hindi ko akalain na nalaglag pala ang underwear ko sa sahig. Mabilis na tumibok ang aking puso. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay wala na akong magagawa at wala na akong malulusutan pa. Mariin kong naikuyom ang aking kamay, saka ko tinaas ang aking mukha at tumingin ng diretsyo kay Ma'am Marga. Ma'am, kasi po, sa akin po yan, ma'am. Naiwan ko lang po siguro nung kukuhanin ko ang labahin sa silid ni Sir Alex. Pagputol ni Ellen sa aking sasabihin, saka impit na tumatawa. Isasabay ko po sana kasi ang damit ko sa paglalaba. Nahulog po pala iyan. Salamat po, ma'am. Muli niyang saad, saka nagmamadaling dinampot ang underwear na nasa sahig. Nakatingin lang ako kay Ellen at napapaisip dahil sa kanyang mga sinabi. Ganun ba? Sige, sa susunod mag-ingat kayo sa mga naiiwan niyo sa kwarto, ha? Opo, ma'am. Nang tuluyang umalis si Marga, mabilis na ibinigay sa akin ni Ellen ang hawak niyang underwear. Oh, ayan. Loka-loka ka talaga. Bakit mo naman iniwan yan doon? Pabulong niyang bulyaw sa akin. Sorry na, Ellen. Tugon ko sa kanya. Halos susigin ako ng aking konsensya dahil sa mga taong pinagtatakpan ako. Pakiramdam ko ay pati sila nadadamay sa makasarili kong desisyon. Madalas akong pagtakpan ni Ellen at ganun din si Alex. Samantalang ako, gustong gusto ko nang ipagtapat at aminin ang kasalanang nagawa ko. Sa tuwing nakikita ko ang mukha ni Nathan, mabilis na pumapasok sa aking isip ang aking anak. Sa tuwing nakikita ko si Alex, tila inuusig ako ng konsensya at hindi pinapatulog ng aking isip. Siguro nga ay mali na mahalin ko pa siya. Siguro nga ay mali na pilitin ko pa ang pagmamahala namin na bawal sa mata ng iba. Siguro hanggang dito na lang talaga ang lahat. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Kahit nais kong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Alex, ayoko namang masaktan si Nathan. Kahit alam kong handa si Alex na iwan ang kanyang pamilya, hindi naman ito kakayanin ng aking konsensya. Kaya mabuti pang wakasan ko na lang ang lahat. Mabuti pang ako na lang ang lumayo. Sinimulan kong isilid ang huling damit na aking tinupi sa maletang dadaling ko. Matapos kong isulat ang aking resignation letter, mabilis ako nag-empake upang masimulan ko na ang pag-alis sa lugar na ito. Ilang araw ko rin pinag-isipan ito at ilang araw na rin umiiyak upang matanggap ko ang desisyong pinili ko. At ngayon nga, buo na ang loob ko. Nais kong umalis, nais kong lumayo at iwan ang kabiyak ng aking puso sa bahay na ito. San ka na ngayon pupunta niyan, Maria? Rinig kong saad ni Ellen. Baka umuwi na lang muli ako sa isla.
Alam mo naman kung gaano kakomplikado ang buhay ko rito sa mansyon, hindi ba? Tumangutang-ho siya bilang tugon sa akin. Nilingon ko ang aking ulo at nakita ang iba pa naming kasambahay. Nang matapos ako magpaalam sa kanila, nagsimula na akong lumabas ng maid's corner at binigay ang resignation letter kay Miss Marga na ngayon ay nasa study room. Sobrang nanghihinayang talaga ako sa iyo, Maria. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Pasensya na po, ma'am. Kailangan na po talaga ako ng aking mga magulang sa probinsya. Pagsisinungaling ko. Narinig ko naman ang malalim niyang buntong hininga bago muling nagsalita. Hindi mo na ba hihintayin si Alex? Pakiramdam ko ay may kung anong sumuntok sa aking puso nang marinig ko ang pangalan niya. Ang totoo, wala siyang alam sa aking desisyon at wala rin akong planong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Nais kong umalis at lumayo sa kanya ng tahimik dahil alam kong pipigilan niya ako kapag sinabi ko ang aking desisyon. Hindi na po, Ma'am Marga. Baka busy rin po kasi si Sir Alex. Tugon ko sa kanya. Okay, sige. Nang pirmahan ni Miss Marga ang aking resignation letter, tahimik ako nagpaalam kay Nathan at hindi ko alam kung paano ko bibitawan ang kanyang bisig habang siya ay iyak ng iyak sa akin. Naalala ko ang araw nang iniwan ko sa isla ang aking anak. Ang araw na nakita ko siyang nadapa at wala akong nagawa kung hindi siya ay tingnan lamang. Napakasakit sa aking puso na makakita ng batang umiiyak. At siguradong mas masasaktan ako kung makikita kong masira ang pamilya ni Nathan nang dahil sa akin. Nang tuluyan ako makapagpaalam sa kanya, sumakay na ako sa taxi at dumiretso sa maid's agency. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wala pang bakante sa iba pa nating kliyente? Bakit ba atat na atat kang mag-resign? Ayos naman ang pasahod nila sa'yo ah. Sunod-sunod na pangaral sa akin ni Mamita na ngayon ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Nanatili akong nakayuko at hindi ko alam ang isasagot ko sa kanyang mga tanong. Pakiramdam ko ay ayoko nang magbigay pa ng komento dahil sa bigat na nararamdaman ko ngayon. Tila nahalata naman ni Mamita ang aking kinikilos, kaya hindi na niya ako binulyawan pa. Oh, paano na? Saan ka na pupunta ngayon? Tanong niya sa akin. Baka bumalik na lang po ako ng isla. Tugon ko. Isang buntong hininga ang ginawa ni Mamita. Marahan niyang binuksan ang kanyang drawer at may kung anong envelope ang kinuha sa loob nito. Abroad, gusto mo? May mga nangangailangan ng tao sa Dubai at may kakilala rin ako roon na maaaring makatulong sa'yo. Sayang naman kasi nandito ka na sa Maynila. Tumaas ang aking ulo at napatingin ang diretso kay Mamita. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung ano sa aking puso ang nais kunin ang oportunidad na binibigay niya. Masyadong malayo ang lugar na iyon sa Pilipinas, ngunit sa tingin ko, maaari itong maging paraan upang makalimot sa taong minamahal ng aking puso. Isang paraan upang tuluyan ko siyang malimutan ang lumayo sa kanya. Ngunit kung aalis ako ng bansa, mas lalo akong hindi makikita ng aking pamilya. Diretso lang ang aking tingin sa dokumentong nakalahad sa aking harapan. Pilit kong iniisip kung tatanggapin ko ba ang bagay na ito at tuluyang lisanin ang Pilipinas o manatili na lang dito sa bansa na tila may maliit na mundo. Kailangan mong isipin itong mabuti, Maria. Kailangan mong magdesisyon kung ano ba talaga ang nararapat. Nakatitig ang aking mga mata sa harap ng laptop na pinahiram sa akin ni Anton. Dahil wala na akong trabaho, nanatili ako muli sa tahanan ng aking kaibigan. At ngayon ay nangangalap ng konting alaman tungkol sa bansang Dubai. Alam kong isang bagong hamon ang aking haharapin dahil sa desisyong ginawa ko. Ngunit mabuti na ang ganito. Mabuti na ang matuto akong magsimulang muli. Sa madaling sabi, malugod kong tinanggap ang alok sa akin ni Mamita na trabaho sa Dubai. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil kahit hindi ko naman siya kadugo, sobra-sobra binibigay niyang oportunidad sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob ang mga bagay na kanyang ginagawa at hinding-hindi ko iyon malilimutan. Oh, nakita mo na ba ang hinahanap mo, Maria? Tumaas ang aking ulo mula sa pagkatitig ko sa screen ng laptop nang marinig kong magsalita si Anton. Kararating niya lang galing sa trabaho at ngayon ay pumasok siya rito sa aking silid.
Oo, nakita ko na. Ang ganda pala ng lugar na iyon. Excited na akong pumunta sa Dubai. Nakangiti kong saad. Kahit ang totoo, labis akong kinakabahan. Nakita ko naman ang sumeryoso mukha ni Anton, saka nagsimulang lumakad palapit sa aking kinaroroonan. Sa kanyang pag-upo sa aking tabi, naramdaman ko mainit niyang palad na hinawak niya sa aking kamay na kasalukuyang nakahawak sa mouse. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito, Maria? Seryosong tanong sa akin ni Anton. Marahan akong tumango at gumiti sa kanya. Oo, Anton, nais kong lumayo at doon na magtrabaho. Nais kong mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng anak ko, pati na rin si nanay at tatay. Marahan kong kinuha ang aking kamay saka binaba ang laptop na aking hawak sa ibabaw ng kama. Tumayo ako at nagtungo sa drawer saka binuksan nito. Ito nga pala ang bayad sa pamasahe na ginastos mo papunta rito sa Maynila. Pasensya ka na, Anton. Medyo natagalan kong ibigay. Nakita ko ang isang mapait na ngiti na sumilay sa mukha ni Anton. Maria, kahit wag mo nang bayaran iyon, ayos na sa akin na makita ka maging successful. Pero Anton, hindi na, wag mo nang isipin iyon. Tugon niya. Nakita ko ang marahan niyang pagtayo mula sa kama. Saka siya lumakad palapit sa aking kinaroroonan. Nanlaki ang aking mga mata nang hawakan niya ang aking bewang, sabay sa mahigpit niyang pagkayakap sa aking katawan. Patawad, Maria. Patawad kung iniwan kita doon sa isla. Mahinahong saad ni Anton. Hindi ko alam kung ano ang bagay na pinagdaraanan mo ngayon, pero hindi ako tanga para hindi makita sa iyong mga mata ang paghihirap. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking balikat nang sabihin niya ang bagay na iyon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman at kung paano niya naramdaman ang aking pinagdaraanan. Ngunit isa lang ang alam ko, hindi pa rin nagbabago ang aking kaibigang si Anton. Kinagabihan, umalis si Anton upang bumili ng aming kakainin. Ako naman ay nagsimula na magsaing at nag-ayos ng aming hapagkainan. Ang aming tinutuloyang bahay ay tila apartment lang. Isa lang ang kwarto rito na sa akin ibinigay ni Anton. Siya naman ay natutulog lang rito sa sofa sa may salas. Sa totoo lang, ngayon ko lang nailibot ang aking paningin sa bahay na ito. Ngayon ko lang din napagtanto ang pagiging independent ng aking kaibigan. Sa paglibot ng aking paningin sa kanyang bahay, isang litrato ang natamaan ng aking tingin. Hinakbang ko ang aking mga paa, patungo sa litrato na iyon. Saka tumambad sa aking paningin ang batang hitsura ni Anton. Ang batang nakalagay sa litrato na nakapatong sa lamesa. Tila nagbalik sa aking isip ang mga nakaraan. Ang totoo, si Anton ay crush na crush ko noon. Akala ko nga noon, siya na ang makakasama ko habang buhay. Iyon pala, puppy love lang ang aking nararamdaman. Siya ang madalas kong kasama noon sa isla. 7 taong gulang pa lang kaming dalawa, madalas na kaming magkasama dahil magkapitbahay lang kami ni Anton. Madalas kaming maglaro sa dalampasigan upang humanap ng kabibe. Kung minsan, nanguhuli kami ng talangka at sa tapang namin, maging isda ay hinuhuli namin gamit ang kamay. Hindi ko noon inakala na matatapos ang pagsasama namin ni Anton. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, ako lang ang madalas niyang kasama at lagi siyang umiiyak sa akin. Sa mura niyang edad, kinaya niya lumaban sa hamon ng buhay. At dahil wala ang kanyang mga magulang, kinuha siya ng kanyang tita na naninirahan dito sa Maynila. Doon kami nagsimulang mawala ng koneksyon sa isa't isa. Maria, bumili ako ng ulam, tara na, kumain na tayo. Naputol ang mga bagay na aking iniisip nang marinig ko ang pagpasok ni Anton sa bahay. Sige, tugon ko sabay ngiti sa kanya. Habang kami ay kumakain, hindi ko maiwasan na lihim na tingnan ang itsura ni Anton. Halos wala pa rin siyang pinagbago. Makinis ang kanyang mukha at may mapulang labi. May kakapalan ang kanyang kilay at matangos din ang kanyang ilong. Kung hindi siguro dumating sa aking buhay si Miguel, baka mahulog ako sa lalaking ito. Hoy, ayos ka lang? Bakit ka nakatulala? Tanong ni Anton sa akin. Impit akong tumawa nang makita ko ang kanyang walang ideya na mukha. Anton, magtapat ka nga sa akin. Nagka-girlfriend ka na ba? Biglang naubo na tila nasamid si Anton dahil sa aking sinabi. Nataranta naman ako at agad na kumuha ng tubig upang ito ay kanyang inumin. Dahan-dahan naman,
Saad ko sa kanya matapos siyang uminom. Ano ba kasing klaseng tanong iyan, Maria? Ang sarap-sarap ng kain ko rito eh. Sorry na, nagtatanong lang. Tugon ko sa kaimpit na tumawa. Nakakatuwa talaga itong si Anton. Hindi pa rin siya nagbabago. Mabilis pa rin siya ma-awkward sa mga bagay-bagay. Ang totoo, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Tugon niya sa akin, sabay subo ng kanin at ulam. Sa hirap ng buhay ngayon, uunahin ko ba ang bagay na iyon? Muli niyang wika habang hinunguya ang karne sa kanyang bibig. Totoo? Simula bata, hindi ka pa nagka-girlfriend? Oo nga, bakit ba ang kulit mo? Saka, bakit mo ba tinatanong iyan? Wala naman, na-curious lang ako kasi matagal tayong hindi nakita. At kahit kailan, hindi pa tayo nakapagkwentuhan ng matagal. Sunod-sunod kong paliwanag. Ay nako, kung alam mo lang, Maria. Paghugot niya ng buntong hininga. Kumain ka na nga lang. Natatawa na lang ako sa kanya nang makita kong hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Ang totoo, ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkwentuhan dahil pareho kaming abala sa trabaho. Halos nalimutan ko na rin siyang pasalamatan sa mga bagay na ginawa niya para sa akin. Kung tutuusin, wala ako rito kung hindi dahil sa kanya. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi habang nakatingin ako sa mukha ni Anton, saka ako binuksan ang aking labi. Salamat Anton, mahinahon kong saad. Para saan? Tanong niya. Para sa lahat, sa lahat-lahat. Tila natulala naman siya nang sabihin ko ang bagay na iyon. Ngunit maya-maya lang umiwas siya ng tingin saka bumalik sa pagkain. Nakita ko pa ang pamumula ng kanyang tenga. Halatang nahihiya siya. Nang matapos ang aming pagkain, pansamantala lang kaming nanood ng TV ni Anton saka nagsimula ng matulog. At kinabukasan, maaga siyang umalis upang magtungo sa trabaho. Naka-schedule naman ako upang kuhanin ang aking passport, kaya maaga rin ako nag-ayos. Nagsuot lang ako ng simpleng jeans at t-shirt upang hindi makaagaw ng pansin ng tao. Nagsimula na akong lumabas ng bahay at naghihintay ng taxi sa may kanto. Ngunit maya-maya lang, may isang puting van na walang plaka ang dumaan sa aking harapan. Tumigil ito nang lampasan niya ako, kaya ito ay binaliwala ko. Ngunit maya-maya lang, tatlong lalaking naka-shades ang lumabas mula sa van. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam ako ng matinding kaba. At dahil dito, napahakbang pabalik ang aking paa at nais tumakbo palayo. Ngunit nang gawin ko ang bagay na iyon, mabilis na tumakbo patungo sa aking kinaroroonan ang tatlong lalaki. Hindi pa man ako nakakalayo, agad niyang hinablot ang aking kamay at kinulong nila ang aking katawan sa kanilang bisig. Sisigaw pa lang ako sana nang takpan nila ng panyo ang aking bibig hanggang sa may maamoy akong isang kakaibang bagay, dahilan upang ako ay mahilo. Nawalan ako ng kakayahang lumaban. Sinimula nila akong buhatin at isakay sa loob ng van. Sir, hawak na po namin ang babaeng tinutukoy nyo. Kahit nahihilo, narinig ko ang bagay na sinabi ng isang lalaking may hawak ng cellphone. Hanggang sa maya-maya lang, tuluyan akong nawala ng malay. Nararamdaman ko ang malamig na hangin humahalik sa aking pisngi. Naririnig ko ang marahang paghampas ng alon mula sa karagatan. Kumunot ang aking noo at mariin kong naipikit ang aking mga mata nang tumama ang liwanag sa aking pisngi. Dahan-dahan kong binuksan ang talukap ng aking mga mata. Tumambad sa akin ang isang malaki at nakabukas sa bintana kung saan natatanaw ang isang asul na dagat. Kasalukuyan akong nakahiga sa puting kama at marahang umupo nang tuluyang magising ang aking diwa. Nasaan ako? Mahina kong bulong. Mabuti naman at gising ka na, Maria. Mabilis kong nilingon ang aking ulo nang makarinig ako ng isang malalim na tinig mula sa aking likuran. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko muli ang lalaking prenteng nakaupo ngayon sa isang sofa. Alex? Tumambad sa aking mga mata ang isang malaking silid. Sa tabi ng kama na aking hinihigaan ay may isang bintana na may dalawang bukasan. Ang taas nito ay tila mula sa kisame hanggang sahig. Matatanaw sa balkon nito ang maganda at asul na dagat. Samahan pa ng isang puting buhangin at tahimik na bulong ng hangin. Tila ang lugar na ito ay isang paraiso. Isang lugar na halatang malayo sa syudad. Alex,
Anong ibig sabihin nito? Bakit ako nandito? Sigaw ko kay Alex at nagsimulang tumayo mula sa pagkakahiga ko sa kama. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagre-resign mo, Maria? Pagputol niya sa akin na tila hindi narinig ang aking pagsasalita. Kung kailan magkasama na tayong muli, ngayon ka palalayo sa akin? Bakit? Sabihin mo. Muli niyang sigaw. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamay dahil pakiramdam ko ako pa ang may mali. Hindi ba sa ating dalawa, ikaw dapat ang magpaliwanag? Tugon ko pabalik sa kanya. Masakit ba ang iwan ng walang pasabi, Alex? Masakit ba? Pagdidiin ko sa kanya. Sa mga oras na iyon, nanumbalik sa aking alaala ang mga araw na mag-isa kong hinarap ang buhay na wala siya sa isla. Ang buhay na iniwan niya ako mag-isa at pasanin ang responsibilidad na pareho naming ginawa. Nagsimulang sumikip ang aking dibdib at mangilid ang mga luha ko. Pakiramdam ko ay anumang oras sasabog ang aking puso dahil sa sakit na aking nararamdaman. Noong iniwan mo akong mag-isa sa isla nang walang pasabi, inisip mo man lang ba ang nararamdaman ko? Saad ko kay Alex, sabay sa mabagal na pag-agos ng luha ko sa aking mga mata. Oo, mahal kita. Mahal kita, Alex. Pero sa tingin ko, hindi mo ako mahal tulad ng pagmamahal ko. Nagkakamali ka, Maria. Sigaw niya. Marahas siyang tumayo at lumakad patungo sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang paghawak niya sa magkabila kong balikat. Bumalik ako. Bumalik ako ng isla. Ngunit wala na kayo sa bahay niyo. Nais kong ayusin ang lahat at nais kong ipaliwanag sa iyo. Ngunit wala ka na. Paliwanag niya. Bakit hindi mo ako hinanap? Agad kong tinanggal ang pagkakahawak ni Alex sa aking balikat. Dahil nababaka sa mukha ni Alex ang matinding lungkot nang iuko niya kanyang ulo. Mariin niyang kiniyom ang kanyang kamay saka muling nagsalita. Kailangan kong tuparin ang kasunduan namin ng aking kapatid. Alex, please, ipaliwanag mo sa akin. Handa naman ako makinig. Nagmamakaawa kong tugon. Sige, makinig ka mabuti, Maria. Nung araw na magkasama tayo sa isla, nung araw na inutusan tayo na pumunta ng palengke, laking gulat ko na makita ko ang isang pamilyar na mukha. Natulala ako dahil alam ko sa aking puso na kilala ko siya. Kaya kinumpirma ko ito. Iniwan kita at kinausap ang lalaking iyon. Ang totoo, nagulat din siya nang muli niya ako makita. Inakala na lahat ay patay na ako dahil hindi na ako muling bumalik ng Maynila. At nakita nila ang aking yate na sirang-sira ng bagyong tumama sa akin. At sa bawat minuto na nagkukwento siya sa akin, doon nagsimulang bumalik ang aking alaala. Muli ko naalala na isa akong negosyante na nagmamay-ari ng malaking kumpanya. Alex Montemayor ang pangalan ko at hindi Miguel. Nakita ko ang Isla Verde dahil sa isa kong empleyado. Nagandahan ako ito. Nais kong bilhin ang isla at gawing tourist attraction. Ngunit nang bisitahin ko ang isla upang makita ng personal, isang malakas na bagyo ang sumira ng aking yate. Dahilan upang tumama ang aking ulo sa bakal na hawakan at tuluyang mawala ng alaala. Napakasakit para sa akin na maalala ang bagay na iyon, Maria. Oo, noong una, inaamin kong natakot ako. Natakot ako dahil isa akong pamilyadong lalaki. Meron akong asawa at anak at ang pakikipagrelasyon ko sa iyo ay isang malaking kasalanan. Nahihiya ako sa iyong magulang dahil bukas palad nila akong tinanggap sa pamilya. At kung malaman nila ang relasyon natin at malaman nila na may pamilya na ako, hindi kakayanin ng aking puso ang kasuklaman nila. Kaya nagdesisyon akong sumama sa aking kapatid at umuwi sa Maynila. Hindi na ako bumalik sa iyo dahil nahihiya ako sa aking sarili at pakiramdam ko wala na ako mukhang maihaharap. Ngunit maniwala ka sa akin, Maria. Walang araw at gabi na hindi ka sumagi sa aking isip. Kahit kasama ko ang aking pamilya, nasa Isla Verde pa rin ang aking puso. Nagdesisyon akong bumalik sa isla. Ngunit ang sabi ng kapitbahay niyo roon, lumipat na raw kayo ng tirahan. Nang malaman ng aking kapatid ang muli kong pagbisita sa Isla Verde, binantaan niya ako. Isang malaking eskandalo sa aming pamilya kapag nalaman nila na meron akong naging karelasyon sa isla na iyon. Kaya kung hindi ako titigil, bibilhin ng aking kapatid ang isla at tatayuan ang malaking pabrika.
upang hindi niya ituloy ang bagay na iyon, nanatili ako sa Maynila at hindi na muling bumalik pa sa isla. Ngunit na muli kitang makita bilang isang kasambahay, hindi ko akalain na muling babalik ang init ng pagmamahal ko. Sinubukan kitang iwasan at magpanggap na hindi kita maalala. Ngunit sadyang malakas ang sigaw ng puso ko para sa'yo. Patawad, Maria. Patawad, dahil naging duwag ako. Pero ngayon nandito ka na sa aking poder, hindi na kita papakawalan pa. Sunod-sunod ang pagdaloy ng aking luha nang sabihin sa akin ni Alex ang lahat ng bagay na iyon. Tila naliwanagan ang aking isip sa lahat ng kanyang pinagtapat. Nais ko siyang yakapin ng mahigpit at nais ko siyang hagkan. Ngunit may kung ano sa aking puso ang nais panindigan ang una kong desisyon. Alex, mahinahon kong saad. Bahagya kong tinaas ang aking kamay, saka hinawakan ang kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang tumingin sa aking mga mata, at kitang-kita ko ang butil na namumuong luha sa mga ito. Tulad ng sinabi mo noon, kahit balik na rin pa natin ang mundo, isang malaking pagkakamali na ipilit pa natin ang pagmamahalan na to. Saad ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Maria? Maghiwalay na tayo, Alex. Gusto kong magsimula tayo ng bagong buhay. Iyong buhay na malayo tayo sa isa't isa. Bakit? Hindi ba sapat ang lahat ng sinabi ko, Maria? Marahan akong umiling at umiti sa kanya. Sapat na, Alex. Sobra-sobra pa. Pero ito na ang pinili kong desisyon. Pinili kong lumayo at buuin ang aking sariling pangarap. Isang pangarap na ako lang. Hindi ba ako kasama sa pangarap mo? Dahil sa narinig kong panginginig ng tinig ni Alex, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Nais kong manatili sa kanyang bisig, ngunit buo na ang aking desisyon. Buo na ang aking isip na ako ay lalayo sa kanyang poder, pati sa kanyang pamilya. Kasakiman man para sa anak kong si Liam, makabubuti naman ito para sa lahat. Kinaya kong buhay mag-isa ang aking anak, kakayanin ko ring itaguyod siyang mag-isa. Minsan ko nang pinangarap na makasama ka, Alex. Pero siguro, kung tayo talaga para sa isa't isa, muli tayo magkikita at magsasama. Nakita ko ang paggapang ng luha ni Alex sa kanyang pisngi. Nadudurog ang aking puso sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak. At dahil sa mga luhang aking nakita, tila 1,000 karayom ang nagsimulang tumusok sa aking puso. Naramdaman ko ang pagtaas at pagbaba ng balikat ni Alex dahil sa kanyang paghikbi. Hindi ko kayang tingnan ng diretso ang kanyang mukha dahil masakit sa aking puso ang makita ang kanyang luha. Hanggang sa maya-maya lang, pinatong ni Alex ang kanyang ulo sa aking balikat na animoy napapagod. Hanggang dito na lang ba talaga tayo, Maria? Wika niya na may nanginginig na tinig. Hinawakan ko ang kanyang likod gamit ang kaliwa kong kamay. Saka ko ito marahang tinapik-tapik. Siguro, hanggang dito na lang talaga tayo, Alex. Tugon ko. Tinakpan ko ang aking labi gamit ang kanan kong kamay upang hindi lumabas ang malakas na hikbi. Pakiramdam ko ay durog na durog ang aking puso dahil sa desisyong pinili ko. Ngunit kailangan ko itong panindigan. Pwede bang manatili muna tayo rito sa aking villa? Kahit ilang araw lang? Pwede ko bang sulitin ang huling araw na kasama kita, Maria? Marahan lang akong tumango at tinanggap ang mahigpit na yakap ni Alex sa aking katawan. Kinabukasan, tulad ng sinabi ko kay Alex, mananatili kami sa villa na ito sa loob ng 1 araw at pagkatapos niyon, sa pagbalik namin sa Maynila, doon kami lalayo sa isa't isa. Mabuti na ang ganito, mas malayo kami sa gulo. Good morning, Maria. Pagbati sa akin ni Alex nang ako ay magising. Good morning, Alex. Tugon ko, sabay sa paggusot ang aking mata at marahang pag-upo. Huwag mo muna akong tawaging Alex. Tawagin mo akong Miguel. Gusto kong bumalik sa nakaraan. Ang nakaraan na ako pa ang Miguel na walang alaala. Nagtataka akong nakatingin kay Alex nang sabihin niya ang bagay na iyon. Maganda ang kanyang ngiti na tila nalimutan na ang mga pinag-usapan namin kagabi. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Marahil nais niya munang kalimutan ang mga bagay na aming pinag-usapan. Tulad ng sabi namin, ito ang huling araw na magsasama kami at gusto kong sulitin ang araw na ito. Handa na ang pagkain sa baba, Maria. Sige,
Nilahad ni Miguel ang kanyang kamay at tinanggap ko naman ito. Magkahawak kamay kaming bumaba sa dining area at nanlaki ang aking mga mata dahil sa nakahandang umagahan. Sandali, ikaw ba ang nagluto nito? Tanong ko kay Miguel. Hindi ah, in order ko yan. Tumawa pa siya ng malakas dahil inakala kong pinagluto niya ako. Halos sampasin ko ang kanyang balikat dahil sa kanyang pagtawa. Marahil nakita niya ang reaksyon kong asang-asa sa kanyang pagluluto. Alam mo naman na hindi ako marunong magluto. Muli niyang saad, saka lumakad at umupo sa upuan na lamesa. Tara na, kumain na tayo. Pag-aya niya sa akin. Bumuntong hininga na lang ako, umiling-iling, saka umiti. Pakiramdam ko, si Miguel nga talaga ang aking kasama. Si Miguel na pilyo at nakilala ko sa isla. Nagsimula kaming kumain ng umagahan at nang matapos kami, sinamahan niya akong pumasyal sa villa. Ang lugar na ito ay labis na nagpapaalala sa akin sa Isla Verde. Hilig na pala talaga ni Miguel na bumili ng mga isla noon at gawing villa. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa lugar na ito at kung saang parte ng mundo ang isla na ito. Ngunit isa lang ang masasabi ko, gusto ko ang lugar na ito at para akong nasa paraiso. Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan lumaya ang puso namin ni Miguel. Hindi namin naisip ang mga bagay na magpapabigat sa aming damdamin at mga bagay na alam naming mali. Dahil sa pagkakataong ito, para sa amin, ang lahat ng tungkol sa amin ay tama. Ang pagmamahala namin ngayon ay tama at walang natatapakang iba. Kahit na panandalian lamang ito. Tulad ng madalas naming gawin ni Miguel sa isla noon, naligo kami sa dagat at pinanood ang paglangoy ng isda sa ilalim ng tubig. Para kaming bata na nagtatampisaw at gumagawa ng kastilyong buhangin sa lugar na iyon, ginuhit din namin ang aming mga pangalan sa buhangin na animoy high school student na may nakasulat pang Miguel Love Maria. Ang buong araw ay nabalutan ng saya at ngiti sa aming mga labi. Kahit na panandalian lang ang kaligayahan na ito, hinding-hindi ko ito malilimutan at mananatili ito sa aking alaala. Tila nalungkot ang aming mga puso nang magsimulang lumubog ang araw. Kasalukuyan kaming nakaupo sa buhangin at nadadampian ang aming paanang alo ng dagat. Sabay kaming nakatingin sa paglubog ng araw na pareho naming hinihiling na sana ay huwag nang matapos. Ngunit nang tuluyang dumilim, tila nagising kami sa mahabang panaginip. Lumubog na ang araw, Maria. Sambit ni Miguel habang nakatingin pa rin sa dagat. Oo nga, tapos na ang araw na ito. Kailangan ba talaga nating gawin to? Marahan akong tumango, saka mapait na umiti. Kailangan, Miguel. Mahina kong saad. Narinig ko ang pag-ikpi ni Miguel dahilan kung bakit ayaw kong lumingon sa kanya. Hangad ko ang kaligayahan mo, Maria. Nakaramdam ako ng sakit sa aking puso nang sabihin niya ang bagay na iyon. Nagsimulang pumatak ang aking luha dahil sa bigat na aking nararamdaman. Ako rin. Sana ay maging maligaya ka, Miguel. Naramdaman ko ang paggalaw ni Miguel at paglapit niya sa akin. Hinawakan niya ang aking pisngi at nakita ko ang luhaan niyang mga mata. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Saka naglapat ang aming mga labi. Buong pagmamahal kong tinanggap ang mainit niyang halik hanggang sa hindi namin namalayan na kami ay nagtungo na sa silid upang pagsamahan ang huling mainit na gabi. Pakiramdam ko ay ito na ang pinakamasarap na nangyari sa aming dalawa at hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing ito, ang huling gabi na nakasama ko siya. Tinagilid ko ang aking katawan at pinatong ang aking ulo sa dibdib ni Alex. Saka ko niyakap ang aking kamay sa kanyang bewang. Mahal na mahal kita, Alex. Saad ko sa kanya. Ito na siguro ang huling beses na sasabihin ko ang bagay na ito sa iyo. Marahang ginalaw ni Alex ang kanyang braso, saka niya niyakap ang aking katawan. Mahal na mahal din kita, Maria. Tugon niya. Tinaas ko ang aking ulo upang tingnan ang kanyang mukha na sana hindi ko na ginawa. Dahil nakita ko ang luhaan niyang mata na labis na nagpadurog sa aking puso. Tinaas ko ang aking kamay at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Tahan na, Alex.
Saad ko, sabay ng pagpahid ng kanyang luha. Hindi siya tumugon, bagkos mahigpit niya akong niyakap. Saka binuhos ang lahat ng kanyang luha at tuluyang umiyak. Nang sumapit na ang umaga, pakiramdam ko ay pagod na pagod ang aking katawan. Maging ang aking hita ay ngalay na ngalay dahil sa paulit-ulit na ginawa namin kagabi. Tila sinulit talaga namin ang huling gabi na iyon. Alam ko sa aking sarili na hindi magbubunga ang aming ginawa dahil patuloy pa rin ako sa pag-inom ng pills. Ngunit si Alex, pakiramdam ko ay intention talaga niyang mabuntis ako. Kinusot ko ang aking mga mata at marahang binuksan ang talukap nito. Sa pagmulat ng aking mata, nakita ko ang natutulog na mukha ni Alex. Naramdaman ko rin ang mabigat niyang braso na nakapatong sa aking bewang. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang tingnan ko ang maamo niyang mukha. Sayang, kung nauna niya lang siguro ako nakilala, wala kaming problema. Gamit ang aking daliri, hinawakan ko ang tungki ng kanyang ilong. Saka ko ito ginapang sa pagkatangos nito. Tila inukit ang kanyang mukha at walang makitang kahit isang pores dito. Napakakinis na animoy sanggol. Tumama ang aking mata sa kanyang labi. Mariin ako napalunok nang wala sa sarili. Nanlaki ang aking mga mata nang mabilis na dumampi ang labi ni Alex sa aking labi. Good morning, saad niya na may pilyong ngiti. Kanina ka pa bang gising? Oo, at tulad mo, tinititigan din kita kanina, tugon niya. Ba't hindi mo akong ginising? Ang sarap kaya ng tulog mo, humihilik ka pa nga eh, pang-aasar niya. Ha? Hindi ako humihilik no? Tumawa pa siya bago sumagot. Bahala ka, marahang tumayo si Alex at tumambad sa aking mga mata ang hubad niyang katawan. Dahil nakaramdam ako ng hiya, tinakpan ko ang aking mukha ng kumot na hawak ko. Ang arte naman ito, ilang beses mo na bang nakita to, Maria? Basta, ang awkward lang, nauutal kong tugon habang nakaiwas ng tingin sa kanya. Malakas na tumawa si Alex, saka nagbihis at tumabas ng silid. Nakahinga naman ako ng maluwag nang siya ay lumabas. Nang ako ay makapaglinis na ng katawan at makapagbihis, nagtungo ako sa balcony at doon nagpahangin. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang magandang paraiso. Hanggang sa maya-maya lang, naramdaman ko ang kamay ni Alex na niyakap ang aking bewang at pinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat. Saka ako niyakap mula sa likuran. Parating na ang sasakyan natin pabalik ng Maynila, Maria. Saad niya sa akin. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Umiling ako sa tanong ni Alex, saka ako hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi na, Alex. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga, saka marahang umalis sa pagkakayakap niya sa akin. Mag-ayos ka na, Maria. Anytime, darating na ang chopper. Saad niya, saka lumakad pabalik sa silid. Nang dumating ang chopper na aming sasakyan, tahimik lang kaming sumakay roon at magkahawak ang kamay sa buong biyahe. Sa paglipat nito sa himpapawid, wala akong ibang naramdaman kung hindi ang mamangha sa magandang paligid. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, nakita ko na ang mga gusali ng Maynila at ang lugar na lalapagan ang aming sinasakyan. Habang palapit ng palapit ang oras na aming paghiwalay, tila nais kong bawiin ang desisyon na aking pinili. Ngunit alam kong hindi ko na maaaring gawin iyon. Nang tuluyan nang lumapag ang aming sinasakyan sa rooftop ng gusaling pagmamay-ari ng pamilya Montemayor, inalalayan ako ni Alex sa pagbaba mula sa chopper na iyon. O paano, hanggang dito na lang, Maria. Saad ni Alex na may mapait na ngiti. Tumango ako at ngumiti pabalik sa kanya. See you soon, Alex. Saad ko, sabay lahat ng aking kamay. Tiningnan ni Alex ang aking kamay at animoy ayaw niyang tanggapin. Sorry, ayoko nang hawakan pa ang kamay mo. Baka kasi hindi ko na ito bitawan. Kinuyong ko na lang ang aking kamay, saka binawi ito. Good luck, Maria. Salamat, Alex. Salamat sa lahat. Tumango lang siya, saka nagbigay ng matamis na ngiti. Sinimulan kong tumalikod at ihakbang ang aking mga paa. Ngunit sa bawat paglayo na aking ginagawa,
Pabigat ng pabigat ng aking puso. Pasikip ng pasikip ang aking dibdib. Hanggang sa makapasok ako sa loob ng elevator na magdadala sa akin sa ibaba. Muli akong humarap sa kinaroroonan ni Alex at nakita ko ang nakangiti ngunit malungkot niyang mukha. Kinaway niya ang kanyang kamay sa akin, tila nagsasabing paalam. Kinaway ko rin ang aking kamay habang pinipigil ang aking mga luha at pinipilit ang pangiti. Hanggang sa mag-umpisa nang sumara ang pintuan ng elevator at tuluyan ko nang hindi nakita ang kanyang mukha. Mariin kong tinakpan ang aking labi, sabay sa mabilis na pagdaloy ng aking luha. Napakasakit sa aking dibdib at halos hindi na ako makahinga. Sinandal ko ang aking likod sa gilid ng elevator. Dahan-dahan dumulas ang aking likod sa pader ng elevator hanggang sa tuluyan akong mapaupo sa sahig. Kinulong ko ang aking sarili sa aking bisig, saka kuniyo ko ang aking ulo at doon tuluyang umiyak. Wala na. Tapos na ang lahat, Maria. Tapos na ang lahat sa inyo ni Miguel. Sa pagtuloy ng pagsapit ng umaga at gabi, patuloy lang din ang pag-ikot ng aking buhay. Nakuha ko na rin ang aking passport at tuluyang nakalipad sa ibang bansa, sa Hong Kong. Sa Dubai dapat ako pupunta. Ngunit ang sabi ni Mamita ay rito na lang daw. Naging tagapangalaga ako ng anak ng isang Chino at mabait naman ang napuntahan kong amo. Hindi sila mahigpit sa akin at maging sa aking mga kasama. Napakaswerte ko pa rin talaga. Sa ngayon, mas malaki na rin ang napapadala kong pera sa aking pamilya at nagsisimula na rin mag-aral ng kinder ang anak ko. Nagpagawa na rin si nanay ng aming kusina at bubong at makapagpapatayo na rin kami ng sari-sari store sa palengke. Unti-unti ko nang nabubuo ang aking buhay at ang aking pangarap at sana ay tuloy-tuloy na ito. Isang bagong umaga, lumabas ako ng bahay dahil may kailangan akong bilhin sa may malapit na kainan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naririnig ko ang ingay sa paligid. Tila may hinahabol ang mga pulis na hindi ko alam, kaya hindi ko na lang din pinansin. Thank you. Sigaw ko sa tindahan matapos kong bumili. Ngunit sa paglabas ko ng pintuan ng restaurant na iyon, nanlaki ang aking mga mata nang may isang hindi kilalang lalaki ang humawak sa aking kamay. Bigla niya akong hinila at kasabay niyang tumakbo. Let me go! Sigaw ko sa lalaking may hawak sa akin, ngunit tila wala siyang naririnig. Hanggang sa pumasok kami sa isang eskinita na may masikip na lugar. Marahas niya akong sinandal sa pader na nandoon, saka kinulong sa kanyang braso. Magsasalita pa lang sana ako nang mariin niyang takpan ang aking bibig. Shh! Huwag kang maingay. Mahina niyang utos. Pilipino siya. Saad ko sa aking sarili. Nang malapit na sa aming kinaroroonan ang mga pulis, halos tumalo ng aking puso sa gulat nang halka na lalaking ito ang aking labi. Pilit kong tinutulak ang kanyang katawan, ngunit sadyang malakas ang kanyang braso. He's not here. Narinig kong saad ng mga pulis, saka tuluyang umalis. Nang maramdaman ko ang pagtigil ng nagpupumilit niyang labi, malakas kong sinampal ang mukha ng estrangherong lalaki. Bastos ka, siguro kriminal ka. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil sa sombrero niyang suot, ngunit nakita ko ang pagtaas ng kanyang labi. Salamat sa matamis na halik binibini, saad niya, saka mabilis na tumakbo palayo sa aking kinaroroonan. Sino kaya ang bastos na lalaking iyon? Napakawalang hiya. Simula nang mangyari ang bagay na iyon, sa tuwing lalabas ako ng bahay, madalas na akong magpasama kay Jean sa takot kong may makasalubong na naman akong kriminal. Nakakatakot kasing lumabas ngayon dahil sa talamak ng nangyayari sa paligid. Hindi lang dito sa Hong Kong, kundi pati na rin sa Pilipinas. Patingin nga, Nay. Saad ko ngayon kay Nanay habang ka-video call ko siya. Ito oh, ang ganda ng uniforme ng anak mo. Ang gwapo-gwapo kapag suot niya. Muling tinaas ni Nanay ang uniforme ni Liam, saka ito nilapit sa screen ng cellphone. Oo nga, Nay. Binatang-binata na si Liam kapag suot niya iyan. Tugon ko, sabay sa pagtutupi ng damit ngayon dito sa salas. Liam, halika nga rito sandali. Nandito ang nanay mo oh. Pagtawag ni nanay kay Liam.
Sumilay naman ang malaking ngiti sa aking labi nang makita ko ang aking anak na ngayon ay nasa screen ng telepono. "Kumusta ka na anak?" saad ko. "Ayos naman po nanay." "Huwag kang magpapasaway sa mga lola at lola mo ha." "Opo nanay." Tila napako ang ngiti sa aking mga labi habang kausap ko si Liam. Pakiramdam ko ay nais kong tumawid sa kabilang screen upang hagan at yakapin siya. Ngunit hindi ko naman ito magagawa. Sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang aking anak, hindi ko maipagkakaila ang pagkakahuwig niya sa kanyang ama. Kitang-kita ang mukha ni Alex sa kanya. Kung magkakaharap siguro ang dalawang ito para silang nakaharap sa salamin. Nagkwentuhan kami ng aking anak hanggang sa matapos ang aking tinutuping damit. Mabuti na lang talaga wala ang amo ko ngayon. Dahil lagot ako kapag nakita nilang nakikipagtsikahan lang ako habang nagtutupi ng damit. "O paano anak, ibababa na ni nanay itong tawag ha? Marami pa akong gagawin." "Sige po nanay, mag-iingat po kayo." Ngumiti ako bago tumugon sa kanyang sinabi. "Mag-iingat din kayo anak." Saka ko binaba ang telepono. Sumisipol at tila sumasayaw pa ako habang ibinabalik sa kani-kanilang aparador ang damit na tinupi ko. At nang ang huling aparador na ang aking lalagyan, ay anak ng tipaklong. Napasigaw ako ng malakas. Dahil sa pagsara ko ng pintuan ng aparador, nakita ko si Jean na sumulpot sa likod nito. Napakapit ako sa aking dibdib sabay sa mabilis kong paghinga. "Ano ka ba naman Jean? Papatayin mo ba ako sa gulat?" Bulyaw ko sa kanya. "Ang OA naman nito. Ayan, ang hilig mo kasing magkape." Natatawa pa niyang saad bago lumakad patungo sa kama rito sa loob ng silid ni Madam. Umupo siya rito, saka pinag-cross ang kanyang binti. "Sasama ka mamaya?" tanong niya. "Saan naman?" "Night out daw," sabi ni Marian. "At kailan naman ako sumama sa mga night out, Aber?" "Ito naman, minsan ka lang mag-enjoy at mag-feeling single." "Bakit? Double ba ako?" Natatawa ko pang saad, saka lumakad patungo sa isang kabinet na hindi ko pa pala nasasara. Nagsimulang tumayo si Jean at lumakad patungo sa akin. Naramdaman ko ang pag-angkla ng kanyang kamay sa aking braso na animoy nagpapakute pa sa akin. "Ano ka ba? Minsan lang to Maria. Malay mo, dun mo na matagpuan iyong kadobol mo." Pangungulit niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, saka marahang tinanggal ang kanyang pagkakahawak. "Tigilan mo nga ako Jean, baka mahuli pa tayo ni Madam." "Gaga, gabi naman iyon at tulog na sila Madam noon." Saad niya sa akin. "Ah basta, huwag mo akong sisihin kapag inamag ka rito sa bahay dahil sa pagiging taong bahay mo." Pagtatampo niya sa akin, saka kumakaway na lumabas ng silid. Pailing-iling na lang ako at napapangiti habang tinitingnan siya. Mas nauna sa akin si Jin dito sa pamilyang pinagtatrabahuhan namin. Pareho kami ng agency at under din siya ni Mamita. Mabait naman siya, madalas nga lang ay pilya. Ang kwento niya sa akin noon, nung nasa Pilipinas pa siya, madalas daw siyang gumagala at makipag-party. Graduate rin siya ng 2 years course at hindi niya raw akalain na ganito ang magiging trabaho niya rito sa Hong Kong. Pero okay lang, malaki pa rin naman ang kita kahit papaano. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa nararanasan ang nararanasan ni Jean. Kahit kailan, hindi pa ako nakapag-party dahil lumaki ako sa isla na tumutulong lang sa aking ama't ina. Kung minsan, napapaisip din ako, what if, ngayon lang, nais kong maranasan ang buhay na hindi ko nararanasan. Lumakad ako patungo sa kama, saka umupo. Nag-isip akong mabuti at naisip kong hindi naman siguro masama kung subukan kong sumama sa night out nila. Ma-experience ko man lang ang maging dalaga. Nang sumapit ang gabi, nagtungo kami ni Jean sa isang open field sa lugar sa tabi ng dagat. Maingay ang musika na naririnig sa paligid at alam kong may nagkakasiyahan. Nakasuot lang ako ng simpleng t-shirt at jeans, samantalang ang aking kasama ay nakasuot ng red dress na bakat ang kanyang katawan, stiletto shoes at nakataas pa ang ponytail nito. Bukod sa mga incheck, meron ding mga turistang Amerikano sa lugar na ito, tila isang party club na may iba't iba ring ilaw. Ang totoo,
Ito ang unang beses na makapunta ko sa ganitong lugar. Napapanood ko lang ito noon sa TV at nababasa sa mga nobela. Ang daming gwapo, Maria, pagsigaw na sabi sa akin ni Jean dahil sa ingay na nababalot sa paligid. Hindi na lang ako sumagot sa kanyang sinabi at sumama sa kanya na tumayo sa tabi ng isang bilog na lamesa. Maya-maya lang, dumating na mga kaibigan ni Jean sa aming table at doon sila nagkwentuhan. Nagpakilala rin sila sa akin at kasalukuyan pa rin akong nahihiya sa kanila. Patuloy lang sila sa pag-order ng inumin at pagkain, sabay sa kanilang pagsayaw. Uminom ka, Maria, pag-aya sa akin ni Jean, sabay abot ng isang maliit na baso ng alak. Ah, hindi ako umiinom, salamat. Feeling virgin naman to, saad niya, saka tumawa. Sige na, isa lang. Nahiya akong tumanggi sa kanya dahil nakita ko rin ang nakatingin niyang kaibigan. Kaya tinanggap ko na lang ang inumin na iyon. Ngunit ang isang pag-inom ay nadagdagan pa ng dalawa, tatlo at hindi ko namalayan kung nakailan na ako. Ang alam ko lang, tila umiikot na ang aking paningin at nangangapal ang aking labi. Saan ba ang CR Jean? Pagsigaw kong tanong kay Jean habang napipikit ang aking mga mata. Diretsuhin mo lang iyon, Maria, pagturo niya. Pagawang-gawang akong lumakad patungo sa lugar na kanyang sinabi. Diretso lang ang aking tingin, kaya naman hindi ko napansin na may isang tao pala akong makakasalubong. Aray! Saad ko nang ako'y mabangga sa dibdib ng taong iyon at tuluyang natumba sa sahig. Are you alright, miss? Tanong ng taong ito at dahil sa kanyang tinig, alam na alam kong siya ay lalaki. Yes, I'm fine. Tugon ko sabay sa pagbubumilit na pagtayo. Dahil sa napansin niyang pasuray-suray at hirap akong tumayo ng maayos, inalalayan niya ako gamit ang kanyang braso. Thank you. Pagpapasalamat ko. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla akong buhati na lalaking hindi ko kilala. Wait, what are you doing? Nahihilo kong tanong. We're going to heaven, baby. Nalaki ang aking mga mata dahil alam na alam ko kung ano ang kanyang binabalak. Sinubukan kong isipa-sipa ang aking paa upang makatakas sa kanyang pagkakabuhat. Ngunit sadyang malakas iya dahil sa malaki niyang katawan. Jean, tulong! Sigaw ko. Ngunit dahil sa malakas sa tugtugan, tila hindi ako naririnig ni Jean. Naramdaman ko ang malambot na sofa nang marahas akong ibagsak na lalaking iyon sa isang upuan. Tatayo pa lang sana ako nang daganan niya ang aking katawan at ipako ang kanyang kamay sa aking palapulusuhan. Let me go! Pagmamakaawa ko nang halikan niya ang aking leeg. Help me! Please, somebody help me! Sigaw ko. Ngunit tila walang nakakarinig at walang pakialam ang mga tao sa paligid. Nagsimulang tumakas ang maliliit na butil ng luha sa aking mga mata nang mariin ko itong ipikit. Nakaramdam ako ng kawalaang pag-asa at pandidiri sa aking sarili nang hawakan niya ang aking hita. Hey dude, that girl is mine! Saad ng isang hindi kilalang lalaki dahilan upang tumigil ang taong nasa aking ibabaw. Marahan kong minulat ang aking mga mata nang marinig ko ang tinig na iyon dahil tila pamilyar ito sa akin. Hinawakan ng hindi kilalang lalaki ang balikat na nakadagan sa akin at sa pagharap nito sa kanya, nanlaki ang aking mga mata nang mabilis na tumama ang kamao niya sa lalaking nais akong pagsamantalahan. Agad na bumagsak sa sahig ang mapagsamantalang lalaki. Noon lang nakuha ang atensyon ng mga taong nasa paligid at agad silang tumingin sa aming kinaroroonan. Ayos ka lang, miss? Saad sa akin na lalaking kapareho ng tinig ng taong humalik sa akin noong isang araw. That's Brian Garcia, isn't? Really? The famous model? Narinig kong usapan ng mga tao sa paligid. Nais ko sanang tumayo, ngunit ramdam ko pa rin ang matinding pagkahilo. Need a hand? Saad ng lalaki. Tinitigan kong mabuti ang kanyang mukha, saka tinignan ang kanyang kamay. Tinanggap ko ito at inalalayan niya akong tumayo. Ngunit nang ako ay tuluyang makatayo, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura at tila tumataas sa aking lalamunan ang lahat ng aking kinain. Hey, are you okay? Muling saad na lalaki, sabay sa paghawak ng aking balikat at pinaharap niya ako sa kanya.
Ngunit ang bagay na namumuo sa aking bibig ay hindi ko na napigilan. Narinig ko ang pagsigaw ng lalaki, pagdaing ng lalaki, nang tuluyan kong masukahan ang kanyang kasuotan. Maya-maya lang, muling bumalot sa aking katawan ang nararamdaman kong pagkahilo. Hanggang sa tuluyan akong nakatulog sa bisig na lalaking ito. Isa lang akong ordinaryong babae. Kinalakihan ko na ang pagtulong sa aking mga magulang sa kanilang pangingisda sa karagatan ng Isla Verde. Masaya na ako sa ganitong araw-araw na pamumuhay. Ngunit dahil sa pagdating ni Alex, hindi ko akalain na isang malaking pagbabago ang mangyayari. Hindi ko akalain na mapipilitan ako mga tulong sa Maynila at mapasok sa isang maling relasyon. At ngayon, kahit malayo na ang lalaking si Alex sa akin, tila daladala ko pa rin ang pagbabagong hinatid niya. Nasangkot at napasok na naman ako sa isang magulong buhay. Isang buhay na hindi ko kailanman pinangarap. Masakit ang aking ulo at mabigat ang aking pakiramdam. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang kaunting pagkahilo na hatid ng alak na nainom ko kagabi. Marahan kong ginapang ang aking kamay sa kama na aking kinahihigaan. Hindi ko magawang maimulat ang aking mata dahil sa sakit sa ulo. Kaya nakapikit akong kinapa at hinanap ang aking cellphone. Ngunit kahit anong gawin kong paghanap, wala ito sa aking tabi. Maya-maya lang, sumuko na lang ako sa paghanap nito. Pinatong ko ang aking palad sa aking mata. Nagbabaka sakaling mawala ang sakit na aking nararamdaman. Jean, baka pwedeng makahingi naman ng tubig? Pag-utos ko kay Jean. Ilang minuto pa ang lumipas, pero walang tumugon na Jean. Jean, muli kong sambit, saka tinaas ang aking kamay. Alam ko kasing ang kama niya ay nasa aking itaas, dahil double deck lang naman ang tinutulugan namin sa silid ng mga katulong. Ngunit sa pagtaas ng kamay ko, wala akong nahawakang higaan. Kahit bakal ng double deck, hindi ko nahawakan. Bumangon ka na dyan. Kahit ramdam ko ang pananakit ng aking ulo, mabilis ko pa rin minulat ang aking mga mata nang marinig ko ang isang malalim na tinig ng lalaki. Nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ang isang puting kisame. Nasaan ako? Saad ko. Mabilis akong umupo mula sa pagkakahiga. Mabuti naman at gising ka na. Akala ko hanggang bukas ka pang matutulog. Napalingon ako sa lalaking pinanggagalingan ng tinig. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko siyang nakaupo sa isang maliit na sofa habang umiinom ng soda. Nakabathrobe lang siya at nakacross pa ang kanyang binti na animoy nanonood ng sini habang nakatingin sa akin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Pagsigaw ko sa kanya. Sandali, ikaw yung manyak na humalik sa akin. Muli kong sigaw. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ah, ikaw pala yung binibini na yun. Marahan siyang tumayo mula sa sofa na kanyang kinauupuan. Sa kaniya, nilagok ang huling butil ng soda na kanyang hawak. I guess it's a tie. You save me back, then I save you this time. Wika niya habang lumalakad patungo sa aking kinauupuan. Huwag kang lalapit, manya ka. Muli kong saad. Ngunit tila wala siyang narinig sa aking sinabi. Nagpatuloy lang siyang umupo sa gilid ng aking kamang kinaroroonan. Bahagya niyang tinaas ang kanyang kamay. Mabilis kong tinakpan ang aking katawan gamit ang hawak kong kumot. Saka mariing pumikit. Aray! Pag-angal ko nang maramdaman ko ang pagpitik niya sa aking noo. Alam mo ba na munti ka ng pagsamantalahan kagabi? Ha? Nang sabihin niya ang bagay na iyon, tila isang flashback ang nanumbalik sa aking alaala sa nangyari kagabi, pati na rin ang pagduwal na ginawa ko sa kanyang damit. Noon ko lang naramdaman ang pagkahiya sa aking sarili. Mabilis na namula ang aking mukha dahil sa aking naalala. Brian Garcia, sambit niya dahilan upang mapatingin ako sa kanyang mukha. Ako si Brian Garcia, pasensya ka na nung isang araw, pero don't get me wrong, hindi ako kriminal, paliwanag niya. Maria ang pangalan ko. Nag-aalinlangan kong pakilala. Maria? Weird name. Muli siyang tumayo at naglakad palapit sa lamesa. Nagsalin siya ng tubig sa baso, saka muling bumalik sa aking kinaroroonan. Ito, uminom ka ng tubig. Tinanggap ko naman ito at uminom.
Lihim kong nilibot ang aking mata sa paligid ng silid. Napakalaki ng silid na ito. Sa tingin ko, ang kama na aking hinihigaan ay queen size sa laki. Matatanaw din ang malawak na balcony at mataas sa kisame. Isa ba itong kondo? Sambit ko sa aking sarili. Sandali, anong ginagawa ko rito? Tanong ko sa lalaki. Lasing na lasing ka at nakatulog? Nagtanong ako sa mga taong nandoon sa party kung may nakakakilala sa'yo, pero wala namang sumagot. Kaya dinala kita rito kaysa iwan kita roon. May kasama ko sa party, si Jean. Saad ko. Walang nag-claim sa'yo. Wika niya pabalik sa akin. Naramdaman ko ang paghawak niya sa aking baba at tiningnan ako nang may pilyong ngiti. Kaya nimay na lang kita. Saad niya sa bibigay ng kindat sa akin. Mabilis kong tinabig ang kanyang kabay at padabog na tumayo mula sa kama at lumayo sa kanya. Noon ko lang napagtanto na iba na ang suot kong damit. Malaki ang aking pangitaas at naka-cycling short lang ang aking pangibaba. Nasaan ang damit ko? Sinong nagbihis sa akin? Nautal kong tanong sa kanya. Ang mga katulong ang nagbihis sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ni dulo ng daliri mo, hindi ko hinawakan. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa kanyang sinabi. Ngunit muli akong binalot ng kaba nang maaalala kong may trabaho pa nga pala ako ngayon. Nasaan ang cellphone ko? Kailangan kong tumawag kay madam. Natataranta kong saad. Inabot naman niya sa akin ang cellphone at dali-dali akong tumawag sa aking amo upang humingi ng tawad. Hello ma'am, it's me Maria. I just want to explain why. Where are you Maria? I saw you in the news. You ran away with a guy. Run away? Tiningnan ko si Brian at nakita ko ang pagkibit-balikat niya. Ma'am, let me explain. Yes, you better explain it to me or else I'll call your agency. Agad na binaba ni madam ang tawag na iyon at alam kong galit na galit siya. Anong news ang sinasabi ng amo ko? Tanong ko sa lalaking kaharap ko. Look for yourself. Kumunot naman ang aking noo nang marinig ko ang sinabi ng lalaking ito. Agad kong binuksan ang browser ng aking cellphone at nakita ko ang isang article na may pangalan niya. Siya si Brian Garcia, isang sikat na model dito sa Hong Kong. Laman siya ng mga balita ngayon at isang litrato ang umagaw sa aking atensyon. Ang litratong buhat niya ako sa kanyang bisig habang ako ay tulog at lasing. Natulala ako at napaupo muli sa kama. Tila nawalan ako ng lakas nang makita ko ang aking mukha sa internet. Paano ako nasangkot sa ganitong gulo? Ano na naman ba ang bagay na pinasok ko? Isang gabi lang naman akong uminom at ganito pa ang aking sinapit. Paano na? Paano na ang trabaho ko at ang pangarap ko para sa aking anak? Ito ang sunod-sunod na bagay na tumatakbo sa aking isipan. Mukhang malaki ang problema mo ha. Tinapunan ko na masamang tingin ang lalaking nasa aking harapan. Kasalanan mo kung bakit ako nadawit dito. Saad ko, saka tumayo at dinuruduro ang kanyang mukha. Tinulungan lang naman kita. Ako pa ang masama? Tugon niya sa akin. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ganito na lang. Kapag tinanggal ka ng amo mo sa trabaho, kukunin kita bilang assistant ko. Ayos ba yun? Muli niyang wika. Kinuha niya ang isang pitaka sa kanyang bulsa, saka nilabas ang isang calling card at ibinigay sa akin. Here, tawagan mo ako kung kailangan mo ng trabaho. Ewan ko sa'yo, may araw ka rin. Galit kong wika sa kanya, saka wala sa sariling, kinuha ang calling card niya at nagmamadaling hinanap ang aking damit. Nagpalit ng kasuotan at saka lumabas sa silid na iyon. Sana ay hindi pa huli ang lahat upang magpaliwanag kay madam. Gamit ang aking daliri, hinawakan ko ang kurtinang tumatakip sa bintana. Saka tinanaw ang nagmamadaling babae na iyon sa kalsada. Bahagya kong tinaas ang aking kamay at nilapat sa tenga ang hawak kong cellphone. Sa tingin ko, magiging madali ang pinapagawa mo sa akin. Saad ko sa aking kausap na nasa kabilang linya. Nang ako ay makauwi sa tahanan ng aking amo, ngayon ko lang nasaksihan ang galit niya sa akin. Alam kong napakabait niya. Ngunit kayong nadawit ang aking pangalan sa isang article at halos lahat ay nais malaman kung sino ako.
tila nagbago ang kanyang ugali. Kahit malumanay niya akong kinakausap ng araw na iyon, alam ko sa aking sarili ang nais niyang mangyari. Nais niyang mag-resign ako dahil ayaw nilang madawit ang kanilang pamilya sa bagay na ito. Nababakas ang takot sa mata ni Madam nang kausapin niya ako. Hindi ko naman siya masisisi dahil maging ako ay nahihiya rin sa aking sarili. Thank you for everything, Madam. Pagpapasalamat ko sa aking amo habang kami ngayon ay nakaupo sa sala. I'm sorry, Maria. I hope you understand the situation. Mapait akong ngumiti at tumango. Ang sabi sa akin ni Madam, siya na raw ang bahala sa lahat, pati na rin ang pagbalik ko sa Pilipinas. Hindi ko akalain nahahantong sa ganito. Isang maling gabi lang ang aking nagawa, ngunit malaki ang nawala sa akin. Nagtungo ako sa lugar na ito upang buuin ang aking pangarap. Ngunit ngayon ay uuwi na ako sa Pilipinas. Maria, sorry talaga ha. Kasalanan ko to eh. Hindi na sana kita niyaya pang sumama sa party. Patawarin mo sana ako. Sunod-sunod na sa ni Jean habang nakaupo sa kama sa aking tabi. Ayos lang, Jean. Wala kang kasalanan. Ginusto ko rin naman ang sumama sa iyo sa party na iyon at hindi mo naman ako pinilit. Sabay lagay ng tinupi kong damit sa maleta na aking dadalhin. Sorry talaga, Maria. Kung narinig ko lang talaga yung tanong ni Brian noon, di sana napagtakpan pa natin. May mga media na rin nakakuha na litrato, Jean, kaya wala pa rin talagang lusot. Saad ko, saka pinasok sa maleta ang huling damit ko. O paano, mukhang mauna akong umuwi ng Pilipinas. Ngumiti ako at nilahad ang aking kamay kay Jean. Hinawakan niya ito at hinatak ako, saka mahigpit na niyakap ang aking katawan. Sorry talaga, Maria. Sorry. Paulit-ulit niyang wika. Huwag ka na mag-alala, Jean. Hinimas ko ang kanyang likod upang kahit papaano ay mawala ang kanyang agam-agam. Ayoko naman sa buong buhay niyang sisihin ang pag-alis ko sa trabaho. Ang totoo, wala naman akong masisisi dahil ginusto ko rin naman iyon. Ginusto ko mag-attend sa party na iyon at tumikim ako ng alak sa unang pagkakataon. Dibale, siguro ay may darating pang mas magandang trabaho sa akin. Nang tuluyan akong makapag-ayos ng aking sarili at handa na akong umalis sa bahay ni Madam, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Marahan kong pinasok ang aking kamay sa bulsa, saka ko kinuha ang aking telepono. Kumunot ang aking noo at nagtaka sa numerong naka-flash screen. Ngunit kahit hindi ko ito kilala, sinagot ko na lang ang tawag. Hello? Nagtataka kong pagsagot. Hello, Maria? Si Mamita to. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang malaman kong si Mamita ang tumawag sa akin. Merong isang employer na tumawag sa akin galing dyan sa Hong Kong. Maraming proseso pa para ilipat ka sa bagong employer. Pero mahihintay mo ba? Tanong ni Mamita. Opo, Mamita. Sige po. May kakilala ako riyan sa Hong Kong. Baka pwedeng doon ka muna habang inaayos ko ang papeles mo. Sige po, Mamita. Maraming salamat po. Halos tumulo ang aking luha nang sabihin sa akin ni Mamita ang bagay na iyon. Hindi ko akalain na may darating agad na biyaya sa akin at pinagpapasalamat ko ito ng sobra. Maraming bagay na akong pinagdaanan. Marami ng pagsubok ang dumating sa aking buhay. Ngunit kahit ganoon, mapalad pa rin ako at may mga taong tumutulong sa akin. At kahit papaano, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Bago ako sumakay ng taxi, hinintay ko muna ang mensahe ni Mamita kung saan ako makikituloy habang hinihintay ang paglipat nila sa akin. At nang matanggap ko ang kanyang mensahe, agad na akong nagtungo roon. Pinatuloy muna ako ng kapatid ni Mamita kay Tita Annalie. Tita rin siya ni Anton. Si Tita Annalie ay isang masayahin at palabirong babae. Hindi tulad ni Mamita na halatang istrikta, ngunit mabait. Hindi naman ako nahirapang makisama sa bahay na tinuluyan ko. Ang sabi pa nga niya, maaari raw akong manatili roon hanggat nais ko. Ngunit nakakahiya naman kung gagawin ko iyon dahil kasalukuyan akong walang trabaho. Ano nga pala ang nangyari roon sa model na si Brian? Jowa mo ba iyon? Halos maibuga ko ang aking pagkaing
Nasa loob ng aking bibig nang biglang isingit ni Tita Annalie ang pangalan ng lalaking iyon. Kasalukuyan kasi kaming nanananghalian at ngayon ay nasa harap ng hapagkainan. Ah, hindi po tita. Pagtanggi ko, sabay inom ng tubig upang maitulak ang pagkain na nasa aking bibig. Tinulungan niya lang po ako roon sa party na pinuntahan namin. Hindi ko naman po akalain na sikat pala siyang modelo. Ah, pero gwapo siyang bata ha. Ang alam ko ay bagong modelo pa lang siya rito sa Hong Kong at hindi niya totoong pangalan ang Brian Garcia. Paliwanag ni tita. Tumango na lang ako dahil ang totoo ay hindi naman ako interesado sa lalaking iyon. Sa paglipas ng araw, dumating na rin ang mensahe sa akin ni Mamita at ang impormasyon ng aking employer. William Santos ang pangalan nito. Nangangailangan daw ng assistant at personal pick-up niya ako. Kumunot ang aking noo sa aking nabasa. Personal pick-up niya ako? Maraming bagay ang nais kong itanong sa mensahe sa akin ni Mamita. Ngunit baka sabihin na naman niya ay mapili ako sa pagtatrabahuhan. Kaya naman, hinayaan ko na lang ito. Tinanggap ko na lang ang offer dahil medyo malaki rin naman ang kita. Tuluyan ako nagpaalam kay Tita Annalie at sumakay sa taxi upang magtungo sa bago kong amo. Ngunit patuloy ang pagkunot ng aking noo nang mapagtanto kong pamilyar ang kalsadang tinatahak ng taxi na sinasakyan ko. Ang kalsadang tinatahak nito ay pareho sa lugar kung nasaan ang kondo na lalaking nakasalumuha ko nung nakaraan. Baka masyado ka lang nag-iisip, Maria. Baka naman nagkataon lang. Bulong ko sa aking sarili. Hanggang sa huminto ang taxi sa tapat ng isang gusali. Sa aking paglabas, napahampas na lang ako sa aking noo nang mapagtanto ko kung nasan ako. Kasalukuyan akong nakatayo sa gusali kung saan nakatira si Brian Garcia. At dito eksakto sa lugar na ito ako nanggaling nung nakaraang araw. Bakit dito ako pinapunta ni Mamita? Saad ko habang nakatulala sa gusali na ito. Isang malalim na buntong hininga ang aking ginawa. Bahala na nga. Wika ko, saka sinimulang ihakbang ang aking paa. Binasa ko ang maliit na papel na hawak ko, ang unit number ng bago kong amo. Dali-dali akong sumakay sa elevator habang hatak-hatak ang mabigat na maletang dala ko. Ang totoo ay nauuhaw na ako dahil simula sa biyahe kanina ay hindi pa ako umiinom. Sana naman ay makainom ako ng tubig sa bahay ng aking amo. Nang tuluyang bumukas ang elevator, agad kong hinanap ang unit ng number na nakasulat sa papel. Mabuti na lang at hindi siya ganun kahirap hanapin. Pinindot ko ang maliit na button sa gilid ng pintuan. Habang naghihintay, nilibot ko ang aking paningin sa paligid. Napakatahimik ng lugar na ito at may kasikipan ng pasilyo. Naka-red carpet din ang sahig at halatang high class ang kondo na ito. Who's there? Mabilis akong napalingon nang marinig kong bumukas ang pintuan. Hello, good day, I'm... Naputo lang aking sasabihin nang humarap ako sa taong nasa kabilang pintuan. Ikaw? Sigaw ko nang makita ko muli ang mukha ni Brian. Sumilay ang isang pilyong ngiti sa aking labi. Mabuti naman at dumating ka na. Saad niya, sabay tanggal ang tuwalya sa kanyang ulo. Noon ko lang napansin ang nakatakip na tuwalya sa kanyang pangibaba at kitang-kita ang nagsusumigaw niyang pandesal sa tiyan. Sorry, mali yata ako ng unit. Saad ko, sabay talikod. Nang akmang aalis na ako sa tapat ng kanyang pintuan, naramdaman ko ang paghawak niya sa bandang likuran na aking kwelyo. Sabay hatak sa akin, papasok sa loob ng kanyang unit. Wala akong nagawa dahil sa malakas siyang pagkakahatak. Namalayan ko na lang na nasa loob na ako ng kanyang unit at nakaupo sa sofa niya. Nakikinig sa mga rules and regulation na sinasabi niya. So totoo nga, siya ang bago kong amo. Ano naman kaya ang pinaplano ng lalaking ito? Dahil sa kanya, nawalan ako ng trabaho. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tanong niya sa akin matapos magpaliwanag ng kung ano-ano. Pwede bang makainom? Nauuhaw na kasi talaga ako. Tugon ko dahil pakiramdam ko ay nanunuyo ang aking lalamunan.
Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago nagtungo sa lamesa at nagsali ng tubig sa baso. Lumakad siya palapit sa akin, saka inabot ang isang basong tubig. "Oh, ito ma'am," pangasar niyang wika. "Sorry," tugon ko, sabay tanggap ng tubig. Nagsimula akong uminom habang nakikinig sa kanya. "Una, tawagin mo akong Brian, but just to give you head ups, my real name is William Santos. Screen name ko lang ang Brian," paliwanag niya sa akin. Tumango lang ako saka muling uminom. "Pwede mo rin akong tawaging Miguel." Mabilis kong naibuga ang tubig na nasa aking bibig at nagkalat ito sa sofa na aking kinauupuan. Pinunasan ko agad ang aking labi dahil sa aking nagawa. "Sorry sir, sorry," saad ko habang pinupunasan ng tissue ang nabasang tela. "Bakit sa dinami-dami ng nickname, Miguel pa?" "Ayos lang." Marahan siyang lumapit at lumuhod sa aking harapan upang magpantay ang aming katawan. Pinatong niya ang kanyang palad sa aking ulo, saka ginulo ang buhok ko. "Ang mahalaga, nandito ka na sa poder ko at madali niya kitang mababantayan." Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Anong ibig niyang sabihin? Sumilay sa kanyang labi ang malaking ngiti na tila isang lalaki na may pilyong iniisip. "Maria! Maria!" Naramdaman ko ang isang kamay na tumatapik sa aking paa. "Sandali lang po nanay," tugon ko sa taong gumigising sa akin. "Anong nanay? Maria, gumising ka na, may trabaho ka ngayon di ba?" Mabilis na dumilat ang aking mata nang marinig ko ang tinig ni Tita Anali. Saka ko lang napagtanto na matagal na pala akong nakatulog at ito ang unang araw ko sa trabaho. "Hala, oo nga pala," sigaw ko nang ako ay bumangon. Nakaramdam pa ako ng konting pagkahilo dahil sa bigla kong pagtayo. Kaya pinahinga ko muna ang aking isip bago muling tumayo. "Anong oras na po tita?" tanong ko kay Tita Anali. "Alas 9 na iha. Naku, baka pagalitan ka ng amo mo niyan. Bakit kasi hindi ka nalang niya roon pinatuloy?" "Mahabang istorya po tita. Sige na po, mag-ayos po muna ako. Salamat po sa pagising." Pagsisinungaling ko sa bibigay ng isang malaking ngiti. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Saka ako nagtungo sa banyo at naligo. Matapos ako mag-ayos, hindi na ako kumain at mabilis na sumakay na lang ng taxi. Siguradong magagalit si Brian dahil late na ako. Pinili kong ilihim ang pagtatrabaho ko sa taong iyon at hindi ko sinabi kay Tita Anali dahil ayoko magkaroon ako ng issue sa lalaking iyon. Isa pa, hindi rin ako doon naninirahan dahil ang pangit naman yatang tingnan kung isang babae at lalaki ang magkasama sa iisang kondo. Basta, ang nais ko lang gawin ay ang magtrabaho ng maayos. At kapag nakaipon ako ng malaking halaga at naipatayo ko na ang negosyo sa Isla Verde, maaari na akong umuwi ng Pilipinas at doon na lang ako kumuha ng kabuhayan para sa aking pamilya. Ito ang aking pangarap at sana ay matupad ko ito dahil miss na miss ko na ang aking anak. "We're here," saad ng taxi driver na nagputol sa aking mga iniisip. "Thank you," saad ko sa kanya at inabot ang bayad sa kanya. Marahan akong lumabas ng kotse at hindi pa man ako nakakaakyat ng kondo, nakita ko na agad si Brian sa entrance ng gusali. Alam na alam kong siya iyon dahil sa kakaibang kulay ng buhok niya. May touch of sky blue ang kanyang buhok, may tangkad na 5'9" at masasabi kong gwapo talaga siya. Pero ngayon ay nakasuot siya ng face mask, kunot ang noo at makikita mo sa kanyang mata ang inis niya sa akin. "Bakit ngayon ka lang?" tanong niya sa akin habang hawak ang isang backpack. Hindi ko naman maaaring sabihin na late ako ng gising. "Pasensya na po, iyon na lang ang aking sinabi, saka yumuko." "Whatever," saad niya, nalaki ang aking mga mata. Nang ihagis niya ang dala niyang backpack sa aking direksyon, mabuti na lang at nasa loko ito at hindi bumagsak sa sahig. "Carry my bag," utos niya sa akin, saka lumakad patungo sa isang malaki at itim na van na naghihintay sa kanya. Iba't ibang lugar ang aming pinuntahan at kung saan-saan siyang TV station na guest.
halos masakit na ang aking paa sa kakasunod sa kanya. Mas nakakapagod pa ito kaysa maglinis ako ng bahay at mag-alaga ng isang bata. Ako rin ang tagadala niya ng kanyang mga gamit at nanonood lang ako sa tuwing may photoshoot siya. Marami akong nakikitang modelo at artista sa lugar na pinupuntahan niya. Iyon nga lang, hindi ko agad mamukhaan dahil halos wala naman akong kilalang Chinese actor or actress. Water? Utos sa akin ni Brian habang nakaupo ngayon at nagpapahinga. Nagkasundo rin kami na Brian ang itawag ko sa kanya dahil hindi ko naman siya kayang tawaging Miguel. Para sa akin, ang pangalan na iyon ay mahalaga at malapit sa aking puso. Mabilis akong kumuha ng tubig at inabot sa kanya. Matapos iyon, umupo ako sa isang upuan na nasa tabi niya at sabay kaming tumingin sa isang platform na napapaligiran ng puting background kung saan kinukuha na ng litrato ang mga modelo. Makikita rin sa magkabilang gilid ang dalawang ilaw na nakatutok sa gitna ng platform. Tila photo studio ang aming kinaroroonan kung saan may isang photographer ang kumukuha pa sa iba pang modelo. Maya-maya lang, isang babae ang lumapit kay Brian at umupo malapit sa kanyang kinauupuan. Nagkwentuhan ang dalawa at kahit anong gawin kong pakikinig, wala naman ako maintindihan dahil pareho silang Mandarin ang salita. Kaya naman, nilibot ko na lang ang aking paningin. Hanggang sa makita ko ang mga magazine na nakapatong sa lamesa na nasa aking harapan. Kinuha ko ang isa rito at tiningnan. Ang gaganda at gwapo ng mga modelo rito sa Hong Kong. Nag-enjoy ako sa pagtingin sa kanila. Nang tingnan ko pang muli ang ibang magazine, isang cover ang kumuha sa aking atensyon. The Montemayor. Ito ang pangalan ng magazine na to. Marahan kong kinuha ang magazine. Lahat ng sakit, luha at alaala ay tila nanumbalik sa akin na tila kahapon lang nangyari. Akala ko ay nakalimot na ako kay Alex. Hindi pa pala. Tinitigan kong mabuti ang litrato ng pamilya ni Alex. Nandoon si Nathan at si Miss Marga. Nakaupo sila sa isang upuan at si Alex naman ay nakatayo sa kanyang likuran. Makikita ang magandang ngiti sa kanilang mga labi at kung iisipin, isang masayang pamilya ang kanilang pinapakita. Masaya ako dahil sa wakas ay maayos na ang pamilya ni Alex. Masaya ako dahil kahit papaano naging taga-silbi nila ako roon. The Montemayor? Tumalo ng aking balikat dahil sa gulat nang marinig ko ang tinig ni Brian. Kilala mo ba ang mga iyan? Tanong niya, saka kinuha ang magazine na hawak ko. Oo naman, sikat silang pamilya sa Pilipinas. Nauutal kong tugon. Marahan niyang nilapag ang magazine sa lamesa. Nanlaki ang aking mga mata nang siya ay lumuhod upang magpantay ang aming katawan. Saka niya ako tiningnan sa mata. Sigurado ka bang iyon lang ang nalalaman mo sa pamilya nila? Tanong niya. Halos pagpawisan ang aking leeg at matunaw ang aking katawan dahil sa matalas niyang tingin. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Hinawakan niya ang aking ulo, saka ginulo ang aking buhok. Sumilay ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha, saka muling nagsalita. Kalimutan mo na ang mga sinabi ko. Saad niya, saka tumayo. Naiwan ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Kakaiba ang tingin niya sa akin kanina. Nakakatakot. Nang matapos ang buong araw, hindi ko alam kung bakit hindi niya ako kinakausap at parang may sinabi o nagawa ako. Sa patuloy ng paninilbihan ko kay Brian, halos araw-araw akong late. Kung hindi ako nalilate ng gising, natatrapik naman ako. Medyo nahihiya na rin talaga ako sa kanya dahil malaki talaga siyang magpasahod kahit na may pagkapasaway rin ako. Hanggang sa dumating ang araw, nawala siyang schedule na modeling kaya naisip ko na day off ko ngayon. Ngunit nagulat na lang ako nang tumawag siya sa aking cellphone at nais niyang magtungo ako sa kanyang kondo. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Kaya naman, dali-dali akong nagtungo sa kondo ni Brian. Here, saad niya habang nakaupo sa isang sofa. Nakataas ang paa at nagbabasa ng isang magazine. Tiningnan ko ang kanyang hawak. Ito ay isang card. Para saan yan? Tanong ko. It's a key card. Key card?
Ang dami mong tanong, kunin mo na lang. Irritable ni Yang sa ad, saka hinagi sa akin ang card na nasalo ko naman. Simula ngayon, dyan ka na sa tapat ng unit ko tutuloy. Ha? Kumunot ang kanyang noo dahil sa aking mga sinabi. Hindi naman niya ako masisisi dahil wala rin naman akong maintindihan sa kanya. Mariin ako napapikit at tumalo ng aking balikat nang marinig kong ibagsak niya ang magazine sa lamesa. Alam mo, sawa na ako sa pagiging late mo araw-araw, kaya nagdesisyon akong ikuha ka ng isang unit kung saan hindi ka na magiging late pa. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa kanyang sinabi. Sandali, wala akong pambayad sa upa. Pagtanggi ko. Bayad na ang unit na iyon, wala ka ng problema. Tingnan ko lang kung malate ka pa. Sunod-sunod niyang sa ad, saka muling kinuha ang magazine at binasa ito. Pero sir, muli kong sa ad, narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Kunin mo na ang mga gamit mo at lumipat ka na sa kabilang unit, Maria. Sa ad niya, wala na akong nagawa dahil sa kanyang pinag-utos. Nagpaalam na lang ako kay Tita Annalie na aalis na ako sa kanyang poder dahil mahirap na kung masasante na naman ako. Mas maayos na rin siguro ito at malapit na ako kay Brian. Patuloy ang aking daliri sa paghilot sa aking sentido dahil sa sakit ng aking ulo. Nagiging pabigat na sa akin ang babaeng iyon. Medyo masakit na rin sa ulo dahil mukhang wala talaga siyang muwang sa paligid. Kailangan pa yatang ayusin ang pamumuhay ng babaeng iyon. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Kinuha ko ito mula sa bulsa, saka ko tiningnan ang pangalan na nasa screen. Tumaas ang gilid ng aking labi nang mabasa ko ang pangalan ng taong tumatawag sa akin. Ano naman kaya ang kailangan sa akin ito? Saad ko sa sarili, saka sinagot ang tawag. Napatawag kaya ta Alex? Sinimulan kong ilagay ang wireless earphone sa aking tenga, saka pinatong ang aking kamay sa manibela ng kotse. Hinawakan ko ang kamyo at nagsimulang magmaneho patungo sa isang restaurant na sinabi ni Alex sa akin. Tinaha ko ang kalsada. Ang lugar na ito ay malapit sa dagat at ang restaurant na aking pupuntahan ay isa sa malaking restaurant dito sa Hong Kong, ang One Harbour Road Restaurant sa may Grand Hyatt. Nang ako ay makarating dito, sinimulan kong iparada ang aking kotse. Suot ang polo shirt na puti na nakatakin sa loob ng aking black jeans. Lumakad ako papasok sa restaurant, sumakay ng elevator at bumaba sa 7th floor ng restaurant. Hindi naman ako namangha sa lugar na ito dahil madalas akong kumakaing mag-isa rito. Ngunit kahit ganoon, maganda pa rin talaga sa lugar na ito. Naputol ang aking iniisip nang matanaw ng aking mata ang isang lalaking tumitipa sa kanyang laptop. Tumaas ang gilid ng aking labi, saka lumakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Kailan ka pa dumating dito sa Hong Kong, Alex? Saad ko kay Alex, saka hinila ang upuan na nasa kanyang harapan at umupo rito. Yesterday, I'm here for business. Tugon niya. So, what is this about? Marahang binaba ni Alex ang screen ng kanyang laptop, saka tinanggal ang salamin sa kanyang mata. I'll go straight to the point, Brian. Tumaas ang gilid ng aking labi nang marinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan. Why don't you call me Miguel? Let's get into the business. Tugon niya. Hilig mo talagang umiwas sa mga ayaw mong pag-usapan na, no? Ano bang sinasabi mo? Wala naman. Sinandal ko ang aking likod sa upuan, saka bumuntong hininga. Sabihin mo na ang sasabihin mo, busy akong tao. Kukunin sana kita para sa ribbon cutting sa opening ng isang exhibit. Natawa ako ng malakas, nang marinig ko ang bagay na kanyang sinabi. Tinawag mo ako dahil lang dyan? Saad ko, saka muling tumawa. Nakita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo. Magandang exposure ang bagay na iyon sa'yo. I'm just giving you a favor. Muli akong tumawa dahil sa kanyang sinabi. Ako? Gagawin mong tagaputol ng ribbon? Sagwapo kong ito? Wika ko, sabay turo sa aking sarili at pagbrush sa aking buhok. If you don't want, you can always say no. Of course, I don't want to do that. Mariin kong pagtanggi.
Bakit hindi na lang ikaw ang pumutol sa sarili mong ribbon? Tutal, dun ka naman magaling. Anong sinabi mo? Isang buntong hininga ang aking ginawa. Ayoko nang magsalitang muli dahil baka kung ano pa ang aking masabi. How's my sister? Tanong ko, sabay seryoso ng aking mukha. She's fine. Walang interest niyang tugon. She better be. Marahas akong tumayo. Iyon lang ba ang sasabihin mo? Marami pa akong gagawin. Muli kong wika. Tiningnan niya lang ako, saka muling binuksan ang kanyang laptop at tumipa ng letra. Makakaalis ka na. Walang emosyon niyang tugon. Nakakainis talaga ang ugali ng lalaking ito. Hindi ako makakatagal kung kasama ko siya. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa at lumakad palayo sa kanyang kinaroroonan. Hindi pa tayo tapos, Alex. Sa susunod, ikaw na ang magmamakaawa sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa isang magarbong kondo. Pakiramdam ko, isang panaginip lang ang nangyayari sa akin. Sino ba mag-aakala na bibilhan ako ng isang unit ng boss ko? Nakakahiyaman, pero sobrang nagpapasalamat ako. Kahit salary deduction nito, ayos lang. Hi, ang sarap naman ng atmosphere dito. Hingang malalim ko habang nakatayo sa balcony ng aking kondo. Natatanaw ng aking mata ang magandang syudad ng Hong Kong. Maganda rin ang asul na langit at ang hangin na dumadampi sa aking mukha ay nakakapanatag ng kalooban. Muli kong hinigop ang mainit na kape na nasa aking tasa. Sana ay madala ko rin dito si nanay at tatay, pati na rin ang anak kong si Liam. Sana talaga. Maya-maya lang, napatingin ako sa pintuan nang marinig kong may nag-doorbell. Baka si Brian, pero ang alam ko ay wala akong trabaho ngayon. Kibit-balikad akong lumakad patungo sa lamesa at pinatong doon ang hawak kong kape, saka muling lumakad sa pintuan. Nang buksan ko ito, hindi ako nagkamali. Si Brian nga. Sumama ka sa akin. Saad niya, sabay hawak sa aking palapulsuhan. Sandali lang, ang alam ko day off ko ngayon. Tumaas ang kuryente sa buong kong katawan nang tapunan niya ako ng matalas sa tingin. Sabi ko nga eh, magbibihis lang po ako sir. Nauutal kong wika. Nang matapos ako mag-ayos ng sarili, sabay kaming bumaba ng kondo ni Brian. Get in, saad niya, sabay bukas sa pintuan ng kanyang kotse. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Ang dami mo namang tanong, sumakay ka na lang. Marahas niyang hinila ang aking kamay, saka ako pinasakay sa kanyang sasakyan sa tabi ng driver seat. Saan naman kaya kami pupunta na lalaking ito? Makalipas ang ilang minuto niyang pagmamaneho, hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip na lalaking ito. Namalayan ko na lang na nasa tapat kami ng isang salon. Get off, saad niya nang buksan ang pintuan ng kotse. Hinakbang ko ang aking paa palabas ng kotse, saka ko nilibot ang aking paningin. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko nang ilibot ko ang aking paningin at makita ang mga salon at mukhang mamahaling tindahan ng damit. Let's go, saad niya, sabay hawak sa aking palapulsuhan at marahas akong hinatak papasok sa isang salon. Sandali, pag-angal ko, ngunit tila wala siyang naririnig. Patuloy niya lang akong hinahatak hanggang sa paupin niya ako sa isang malaking upuan dito sa loob. Fixer, rinig kong utos niya sa isang lalaki. Who is she? Tila nandidiring saad ng isang bading nang hinawakan ang aking buhok. A friend, tugon ni Brian. Ang iba nilang pinag-usapan ay halos hindi ko maintindihan dahil sa bilis nilang magsalita. Namalayan ko na lang na inaayos na ng taong iyon ang aking buhok, pati na rin ang aking mukha. Nais ko sanang tumanggi nang lagyan niya ng kolorete ang aking mata at pisngi. Ngunit nang makita kong nakahalukip-kip si Brian, mariin na lang ako napalunok at alam kong wala akong karapatang tumanggi. Halos makatulog na nga ako dahil sa ginagawang pag-aayos ng bading sa aking mukha. Ngunit makalipas ang ilang oras, marahan kong binuksan ang talukap ng aking mga mata at nakita ko sa harap ng salamin ang aking mukha. Perfectly beautiful, saad ng bading
saka humawak sa aking balikat. Nanlaki ang aking mga mata at namangha ako nang makita ko ang refleksyon sa salamin. Ako ba ito? Saad ko. Ayan, mukha ka ng tao. Rinig kong saad ni Brian. Agad ko naman siyang tinapunan ng masamang tingin nang sabihin niya ang bagay na iyon. Halika na. Rinig kong sabi niya, saka muling hinatak ang aking kamay at dumiretso kami sa bilihan ng damit. Sa paglibot ng aking paningin, tila elegante at mamahalin ang damit na nandito. Napapalunok na lang ako sa bawat presyo ng aking nakikita. Ito, subukan mo. Saad ni Brian, sabay bigay sa akin ng isang pulang dress at saka siya umupo sa isang pulang sofa. Pinag-cross ang kanyang binti at nagbasa ng magazine. Ano bang trip ng taong ito? Akala niya ba sa akin, Barbie? Isip-isip ko. Bumuntong hininga ako, saka pumasok sa loob ng fitting room. Sa aking paglabas, nakita ko ang pagtaas ng kanyang ulo at pagtingin sa akin. Halos humahagalpak pa siya ng tawa na makita ako. Ang pangit! Sigaw niya, sabay tawang muli. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Ito subukan mo. Abot muli sa akin ng isang damit. Hindi ko alam kung ilang beses naming inulit ang bagay na iyon at ilang damit na ba ang aking naisuot. Oh, ito, tumawa ka na. Irritable kong wika nang lumabas ako mula sa fitting room. Pagod na ako ha. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako dahil nakita kong natulala siya sa akin. Hoy, Brian! Pagtawag ko sa kanya. Diretso lang siyang nakatingin sa akin at wala akong ideya kung bakit. Sige na, ayos na yan. Aniya, saka mabilis na tumayo at nagbayad sa cashier. Anong problema nun? Muli kong tiningnan ng aking sarili sa salamin. Ngayon ko lang nakita ang ganitong kaayos kong hitsura. Nakasuot ako ng isang puting dress na may bulaklak na burda. Ababdani ang haba ng palda nito, sinamahan pa ng isang puting estileto. Nakataas na animay bulaklak ang aking buhok habang may mga pirasong hibla na nakalaglag dito. Ang ganda, ngayon lang yata ako naging tao. Saad ko sa aking sarili. Kahit may pagkamurena ang aking kutis, hindi pa rin ito nakakasagabal sa maganda kong anyo ngayon. Ilang oras mo bang titingnan ang mukha mo dyan sa salamin? Pagtawag sa akin ni Brian. Baka mabasag yan, magbayad pa ako. Irritable niyang dugtong. Bilisan mo na. Oo na, saan ba kasi tayo pupunta at kailangang ganito pa ang itsura ko? Tanong ko, saka nagmamadaling lumakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa isang exhibit ng isang kilalang tao. Aniya, sabay bigay ng isang maledemonyong ngiti. Niyuko niya ang kanyang ulo at nilapit ang mukha sa akin. Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag nakita ka niya. Muli niyang wika. Tila palaisipan ang lahat ng kanyang sinabi. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan ang takbo ng isip ng isang ito. Psycho ba siya o ano? Bahala na. Iisipin ko na lang na parte ito ng aking trabaho. Pinaliwanag sa akin ni Brian ang lahat ng dapat kong gawin sa aming pupuntahan. Matapos siyang mag-ayos ng sarili at ayusan ako, sumakay na kami sa kanyang kotse. Hindi ko alam kung anong meron sa akin dahil ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Kinakabahan yata ako dahil ito ang unang beses na haharap ako sa mayayaman at sosyal na tao. Ang sabi sa akin ni Brian, pupunta raw ang ilan sa kilalang tao rito sa Hong Kong. Maging ang ilang mayayaman mula sa Pilipinas, dadalo rin sa lugar na iyon. Ang iniisip ko lang, bakit kailangan pa akong ayusan? O baka naman, kinakahiya niya ang normal kong kasuotan. Hello, is everything set? Napalingon ako kay Brian nang magsalita siya at nakita kong may kausap siya sa telepono. Very good. Make sure that all famous TV station media will be there. Muli niyang wika. Hindi ko marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya dahil hindi naman siya naka-loudspeaker. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nakita kong tinanggal niya ang kanyang earphone saka bumalik sa pagmamaneho. Magiging masaya to, saad niya.
Lihim kong sinulyapan ang kanyang mukha at nakita ko ang ngiti sa kanyang labi. Tila meron siyang pinaplanong wala akong ideya. Nang makarating kami, agad na nag-park si Brian sa parking lot ng gusali. Maganda ang art hub na ito. Meron na ring restaurant sa loob na maaari mong kainan. Mukha siyang mall sa labas dahil sa glass door at mga glass na nagsisilbing haligi ng gusali. Ang sabi nila, may dalawang maliit na theater sa loob para sa mga stage performance at dalawang restaurant naman para kumain. Malaki rin ang exhibition area nila na nag-o-occupy ng tatlong palapag. Nasa 6th floor ang Italian restaurant at nasa 5th floor naman ang exhibit na aming pupuntahan. Let's go! Wika sa akin ni Brian, sabay lahat ng kanyang kamay. Maraming tao sa loob, baka mawala ka. Paliwanag niya. Tinanggap ko na lang ang kanyang kamay at sabay kaming naglakad sa loob ng art hub. Nang makarating kami sa 5th floor, tapos na ang ribbon cutting na sana ay dadaluhan niya. Ngunit hindi ko naman nakita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bagkus, mukha siyang may hinahanap sa paligid. Nakaramdam naman ako ng pagkailang dahil sa mga mata ng taong nakatingin sa akin. Panay lang ang ngiti at yuko ko sa kanila. She's pretty. Yes, indeed. Ilan sa mga sinasabi ng mga ito, hindi ko alam kung matutuwa o mahihiya pa ako sa kanilang mga papuri dahil hindi naman ako sanay na sinasabihang maganda. Naramdaman ko ang pagyuko ni Brian sa aking tabi at marahang bumulong sa akin. Ang ganda mo kasi, agaw atensyon ka tuloy, bulong niya. Ngumiti ka lang, muli niyang utos. Ngumiti naman ako tulad ng kanyang sinabi, saka huminga ng malalim at tinuloy ang paglalakad. Sinasabi ko na nga ba, ang mga tao sa lugar na ito ay pawang mayayaman at sosyal lang. Ang sabi nila, ang lugar na ito ay open for public. Ngunit nirentahan daw ng mayamang pamilya kaya naka-reserve ang lugar na ito ngayon. Sa aming paglalakad, mapapansin ang magagandang painting at sculpture sa paligid, mga ceramics at kung ano-ano pa. Ang totoo, ngayon lang ako nakakita at nakapanood ng ganito. Maganda rin pala at nakakamanga ang abilidad ng mga taong gumawa nito. Ang tagal mo namang maglakad? Sigaw sa akin ni Brian habang irritabling nakatanaw sa akin. Sorry, ang ganda kasi ng mga nandito. Siyempre, it's an art at nandito ang mga bagay na iyan upang ma-appreciate sila ng tao. Tumangu-tangu ako dahil sa sinabi ni Brian. Tama at sana meron pang ibang artist ang makilala. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang nakapako pa rin ang mga mata sa mga nasa loob ng lugar na ito. Hanggang sa maya-maya lang, ouch! Pag-angal ko sabay hawak sa aking ilong na tumama sa likod ni Brian. Bigla kasi siyang huminto sa paglalakad. Ano ba? Bakit ka huminto? Saad ko habang hinihimas ang masakit kong ilong. Hindi ko narinig ang kanyang pagtugon. Nang itaas ko ang aking ulo, tiningnan ko siya. May ngiti ang kanyang labi, isang ngiti na tila may kung anong iniisip. Isang ngiti na may kung anong binabalak. Nagtaka ako dahil sa ngiti niyang iyon, kaya sinundan ko ang direksyon na kanyang tinitingnan. At sa pagtama ng aking paningin doon, nanlaki ang aking mga mata at halos mabitawan ang dalakong handbag. Tila dumilim ang buong paligid at tanging ako at ang taong iyon lang ang nasa loob ng exhibit na ito. Ang mabilis na tibok ng aking puso ay hindi ko mapigil nang muli ko makita ang kanyang mukha. Pakiramdam ko ay muling bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraan nang muli ko siyang makita. Alex, mahina kong saad ngunit hindi ko akalaing narinig iyon ni Brian. Kilala mo siya? Tugon niya. Mabilis na bumalik ang mata ko kay Brian dahil sa kanyang sinabi. Oo, isa siya sa mayayamang tao sa Pilipinas. Tugon ko. Nakita ko naman ang pagtaas ng kanyang labi. Nagulat na lang ako nang hawakan niya ang aking kamay. Saka sa pilitang inangkla sa kanyang braso at nagsimulang lumakad. Sandali lang Brian, wika ko habang nilalabanan ang paghila niya sa akin. Bakit? Ipapakilala lang naman kita sa kanya. Aniya, saka tumigil sa paglalakad. Hindi na kailangan. Bakit? Nahihiya ka ba?
Oo, mabilis kong tugon. Marahas kong binawi ang aking kamay, saka tumalikod sa kanya. Pupunta lang ako sa washroom, saad ko. Ngunit nang simulan kong ihakbang ang aking paa, "Brian, akala ko ba hindi ka pupunta rito?" Sunod-sunod ang tibok ng aking puso at pakiramdam ko ay anumang oras, maaari itong sumabog sa kaba nang marinig ko ang tinig ni Alex. Mukhang naputol mo na naman ang ribbon, kaya naisipan ko nang dumaan. Narinig kong tugon ni Brian. Kahit nanginginig ang aking tuhod, pinilit ko itong ihakbang muli. Ngunit naramdaman ko ang muling paghawak ng kamay ni Brian sa aking braso. Nilapit niya ang kanyang labi sa aking tenga, saka bumulong. "Huwag mo akong ipahiya sa harap niya, Maria." Mahinang saad ni Brian. "Anyway, enjoy yourself," wika ni Alex. Paalis na sana siya sa aming harapan nang bigla kong mabitawan ang hawak kong handbag na muling tumawag sa kanyang atensyon. Mariin ko pang nakagat ang aking labi dahil sa katangahang nagawa ko. Marahan kong inalis ang kamay ni Brian na nakahawak sa aking braso, saka dahan-dahang bumaba at dinampot ang handbag ko. Hindi ko namalayan na halos nakaharap na pala ang kanang bahagi ng aking pisngi, dahilan upang mamukhaan ako ni Alex. "Maria?" Rinig kong sabi ni Alex. Agad kong kinuha at niyakap ang aking handbag. "Excuse me," paalam ko sa kahinakbang ang aking paa. Ngunit hindi pa man ako nakakaalis sa aking kinaroroonan, muli kong naramdaman ang kamay ni Brian sa aking braso. Sabay na marahas niyang paghatak sa akin at saka ako inakbayan. Dahil sa kanyang ginawa, tuluyan akong napaharap kay Alex habang nakadikit ang aking balikat sa dibdib ni Brian dahil sa kanyang pag-akbay. "Kilala mo siya?" tanong ni Brian kay Alex habang nakangiti. Nakita ko ang mariing pagkuyom ni Alex sa kanyang kamay habang nakatingin sa aming dalawa. "Alex, I'm asking you, kilala mo ba ang kasama ko?" muling tanong ni Brian. "Yes, I know her," nauutal na tugon ni Alex. "Really? What a small world. Paano kayo nagkakilala?" Halos tumalo ng aking balikat nang magtama ang tingin namin ni Alex sa isa't isa. Saka seryosong bumalik ng tingin kay Brian. "She was our maid back then." Ang bagay na sinabi ni Alex ay tila isang karayom na tumusok sa aking puso. Hindi ko akalain na masasaktan ako ng ganito dahil sa kanyang sinabi. Alam ko naman, alam kong katulong lang nila ako noon. Pero masakit pala na ganoon ka ipakilala ng taong mahal na mahal mo. "What a coincidence. Siya na ang bago kong PA ngayon," muling saad ni Brian. Dahil sa kanilang pag-uusap, nakuha namin ang atensyon ng mga tao sa loob ng exhibit at sa isang iglap lang, biglang dumating ang mga media sa paligid. "Is that Brian? He's really handsome," saad ng mga tao na ngayon ay nakatingin sa amin. Nagsimulang palibutan si Brian ng mga media at sunod-sunod ang pagkuha niya ng litrato sa amin. Natanong ko naman ang tahimik na pag-alis ni Alex sa aming kinaroroonan at hindi man lang siya lumingon sa akin. "Tell us, Brian, who is she?" tanong ng isang reporter sa amin dahil hanggang ngayon nakahawak pa rin ang kamay ni Brian sa aking balikat. I said, "She is my assistant, but now..." Tumaas ang aking ulo at tiningnan ko ang mukha ni Brian nang maramdaman ko ang pagdiin ng kanyang kamay sa aking balikat. Sakto namang tumingin din siya sa akin, dahilan upang magtama ang tingin namin sa isa't isa. "She is my girlfriend," dugtong niya sa kanyang sinabi na nakapagpukunot sa aking noo. "Anong sinasabi ng sangto? Nasisiraan na ba siya?" saad ko sa aking sarili. Nagsigawan ang mga tao sa loob. Halos mabulag ang aking mata dahil sa sunod-sunod na flash na nagsisimula sa dala nilang kamera. Hindi ko maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa amin, ngunit may masama akong kutob dito. Hanggang sa masulyapan ko ang lalaking nasa hindi kalayuan, si Alex. Nakatingin siya sa amin ni Brian habang nakakuyom ang kanyang kamay. Nababakas ang galit sa kanyang mukha habang patuloy ang pagkakagulo ng media sa amin ni Brian. Hindi ako makasagot dahil panay ang pagdiin ni Brian sa aking braso. Halatang ayaw niya akong magsalita. Wala akong ideya kung ano na naman ang plano ng lalaking ito. Ngunit isa lang ang alam ko.
Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Masaya rin naman ako dahil nakita ko muli si Alex. Ngunit hindi ko maitatanggi na may kurot pa rin sa aking puso dahil hanggang ngayon, tila siya pa rin ang nilalaman nito. As I said, she is my assistant. But now, she is my girlfriend. Ang salitang iyon ay paulit-ulit sa aking isip. Tila isang radyong kahit anong gawing iwas ko, muling bumabalik sa aking tenga. Hinagod ko ang aking sentido gamit ang aking daliri. Saka sumandal sa nakatiles na pader dito sa loob ng comfort room. Masakit sa ulo ang mga bagay na sinasabi na lalaking si Brian. Wala akong ideya kung ano ang plano niya. Ngunit hindi ko nagugustuhan ang mga nangyayari. Nang masulyapan ko ang aking mukha sa salamin na nasa aking harapan, muli akong namangha dahil sa malaking pagbabago na ginawa sa akin ni Brian. Napakaganda talaga ng ginawa niyang pagkakaayos sa akin at masasabi kong magaling pumili ng damit si Brian. Hindi may pagkakaila na isa talaga siyang modelo. Mabilis kong iniling ang aking ulo upang maalis ang mga bagay na umiikot sa aking isip. Bahala na. Kailangan kong iklaro ang lahat sa harap ng media. PA lang ako ni Brian at kung ano man ang sinabi niya sa mga tao, kailangan ko iyong bawiin. Isang buntong hininga ang aking ginawa, saka nagsimulang lumabas ng comfort room na kinaroroonan ko. Ngunit sa aking paglabas, totoo ba ang sinabi ni Brian? Nalaki ang aking mga mata nang makita ko si Alex na nakasandal sa pader ng hallway patungo sa kinaroroonan kong comfort room. Alex, nauutal kong wika nang makita ko siyang nakahulukip-kip ang braso. Marahan siyang humarap sa akin, saka nilagay ang kanyang kamay sa loob ng bulsa na suot niyang slacks. Sabihin mo ang totoo, Maria, si Brian ba ang bago mong nobyo? Alex, hindi totoo ang nandito ka lang pala, kanina pa kitang hinahanap. Sabay kaming napalingon ni Alex nang marinig namin ang tinig ni Brian na ngayon ay palapit na sa aming kinaroroonan. Lumapit sa akin si Brian, saka nilagay ang kanyang kamay sa aking balikat at saka ako inakbayan. Anong pinag-uusapan niyo ng girlfriend ko, Alex? Saad ni Brian. Hindi ko alam na malapit ka pala sa mga naging katulong niyo. Muli niyang wika na tila may panginis na tinig. Hindi nagsalita si Alex sa sinabing iyon ni Brian. Nakita ko na lang ang pagkuyom ng kanyang kamay na animoy nagpipigil ng galit. Brian, ako ang unang kumausap sa kanya. Kinukumusta ko si Nathan, ang anak niya. Ako kasi ang nag-alaga noon sa bata. Paliwanag ko. Bumaling naman ang tingin sa akin ni Brian, saka tiningnan ang aking mga mata na animoy inalam kung totoo ang aking sinabi. Matapos iyon, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Okay, naniniwala ako sa iyo, Maria. Bumaling siya ng tingin kay Alex. Pero sa lalaking ito, hindi. Saad niya, saka nagseryoso ang mukha. Let's go home. Nagsimulang lumakad si Brian habang hawak pa rin ang aking balikat. Nais ko sanang kausapin si Alex. Ngunit tila may alitan ang dalawang ito at hindi ko alam kung ano iyon. Sa aming paglalakad palayo sa kinaroroonan ni Alex, nais kong habulin siya ng tingin. Nais kong makipagkwentuhan sa kanya. Ngunit pakiramdam ko, may malaking pader ang humaharang sa aming dalawa. Kinabukasan, hindi ko maigalaw ang aking katawan at mabigat ang aking pakiramdam. Tila umaapoy ako sa init. At kahit walang electric fan o aircon, malamig ang aking pakiramdam. Ilang beses na rin akong umubo at paulit-ulit na umiinom ng tubig. Ngunit tila ayaw mawala ng ubo at sipon ko. Bakit sa dami ng araw, ngayon pa ako tinamaan ng trangkaso? May schedule ngayon si Brian. Kailangan kong magtrabaho at samahan siya. Kahit mabigat ang aking pakiramdam, pinilit kong ilapat ang aking paa sa sahig at nag-ayos ng sarili. Saka nagsimulang lumabas ng aking unit. Nang makarating ako sa lobby ng kondo, bumungad sa akin ang naiinis na hitsura ni Brian habang nakasandal sa kanyang kotse. Magkalapit na nga lang tayo ng unit, nalilate ka pa? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Bulyaw niya sa akin. Pasensya na talaga. Nauutal kong saad.
ramdam ko pa rin ang mabigat kong pakiramdam at tila mainit ang aking mga mata. Oh, bakit namumulay ang mukha mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang po, sir. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil tuluyan na akong nawala ng malay. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong mawala ng malay si Maria sa aking harapan. Agad ko siyang inalalayan at naramdaman ng aking kamay ang mainit niyang katawan. Maria! Maria! Sunod-sunod kong sigaw. Bumuntong hininga ako dahil alam kong wala na akong magagawa kung hindi i-postpone ang aking schedule. Hindi ko rin naman maaaring iwanan ang babaeng ito dahil baka ako pa maging sanhi ng pagkamatay niya. Agad ko siyang binuhat at muli ko siyang inakyat sa kanyang unit. Tumawag na rin ako ng doktor na maaaring tumingin sa kanya. Marahan kong binaba ang katawan ni Maria sa kanyang kama. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang cellphone ko saka tumawag sa aking manager. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makakapunta sa press conference dahil may sakit ang girlfriend ko. Oo, tama. Dahil sa sinabi ko kahapon sa media, nagkagulo ang kumpanya na humahawak sa akin. Nais nilang iklaro ko ang issue na iyon. Ang totoo, hindi ko naman talaga gustong sabihin ang bagay na iyon. Nainis lang talaga ako kay Alex at gusto ko siyang magalit. Pero wala na akong magagawa. Nasabi ko na ang aking nasabi. Muli kong tiningnan ang mukha ni Maria na ngayon ay sunod-sunod ang paghinga. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng araw, ngayon pa nagkasakit ang babaeng ito? Nagtungo ako sa kusina upang kumuha ng tubig. Wala pa ang doktor na aking tinawagan, kaya wala akong choice kung hindi ang alagaan muna siya. Maria, uminom ka muna ng gamot. Bahagya akong tinaas ang likod ni Maria at pilit na binibigyan siya ng gamot. Maria, hindi ka gagaling kung hindi mo ito iinumin. Muli kong saad. Ngunit tila tulog ang kanyang isip at kahit anong gawing kontapik sa kanyang mukha, hindi pa rin siya nagigising. Kaya naman, nilagay ko ang tableta ng gamot sa aking daliri, saka pinilit kong ipasok sa kanyang bibig. Nagmandali akong uminom ng tubig at pinagdikit ang aming mga labi. Pinilit kong ilagay ang tubig na nasa aking bibig upang tuluyan siyang makainom ng gamot. Nang masigurado kong nainom na niya ang gamot, marahan kong nilayo ang aking mukha sa kanyang mukha. Ngunit tila, may pandikit ang aking mata dahil napako ang tingin ko sa kanya. Hindi may pagkakaila ang maganda at inosenteng mukha ni Maria. Sino ang mag-aakalang siya ang dahilan ng pagdurusa ng aking kapatid ngayon? Marahan kong hiniga muli ang kanyang katawan sa kama. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking isip dahil muli kong sinulyapan ang kanyang mukha. Naglakbay ang aking tingin sa mulusog niyang hinaharap, saka nagpatuloy sa kanyang mga hita na ngayon ay nakaskirt lang. Sunod-sunod ang mariin kong paglunok nang manatili ang aking mata sa gitna ng kanyang mga hita. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso habang patuloy akong nakatingin sa kanya. Ano bang iniisip mo, Brian? Pagtatalo ko sa aking sarili. Mabilis kong kinuha ang puting kumot sa aking tabi, saka ko ito tinakip sa kanyang katawan. Maya-maya lang, narinig ko ang doorbell. Agad kong binuksan ang pintuan at nakita ko ang doktor na aking tinawagan. Agad na pinuntahan ng doktor si Maria at sa pagsusuri nito, overfatigue ang sinabi nitong dahilan ng pagkakatrangkaso ni Maria. Pinilin sa akin ng doktor ang mga dapat gawin. Hindi naman daw kailangan tandalin sa hospital dahil pahinga lang daw ang kailangan. Matapos iyon, umalis na din ang doktor. Sa tanang buhay ko, hindi sumagi sa aking isipan ang mag-alaga ako ng babaeng may sakit. Kinagabihan, matapos ko siyang pakainin, nakikita ko pa rin kay Maria na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Brian, pakipatay ng aircon please, utos niya. Tiningnan ko ang aircon, ngunit nakapatay naman ito. Wala ring electric fan ang nakabukas. Naka-off ang aircon, Maria. Saad ko, sabay upo sa kama sa kanyang hinihigaan. Marahan kong nilapat ang aking palad sa kanyang noo. Naramdaman ko ang mainit nitong temperatura. Napailing na lang ako dahil dito. Masyado ko na bang naabuso ang babaeng ito?
Mabigat ba ang pinatatrabaho ko? Malamig, nilalamig ako, Brian. Nahihirap ang wika ni Maria habang mariing nakapikit. May kung ano sa loob ko ang nahihirapang tingnan ng kanyang mukha. Ayoko talaga makakita ng taong may sakit. Sinimulan kong humiga sa tabi ni Maria. Saka ko kinuha ang kanyang katawan at mahigpit na niyakap. Hindi ko alam kung sapat ang init na ito. Ngunit sana ay makatulong kahit papaano. Nanlaki ang aking mga mata nang mahigpit akong yakapin ni Maria. Napatingin pa ako sa kanyang mukha at naramdaman kong muli ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko sa babaeng ito? Pakiramdam ko, pati ako ay magkakasakit dahil sa kanya. Malamig ang sahig na aking kinahihigaan. Hindi ko na alam kung ilang beses akong pinarusahan ng mga namamahala sa bahay ang puna na ito. Hindi ko alam kung ilang beses na akong umiyak dahil sa pagkakabato nila sa akin ng kasalanan na hindi ko naman ginawa. Dito na kami lumaki ni Ate Marga sa isang bahay ampunan. Simula nang namatay ang aming mga magulang sa isang car accident, walang sino man ang kumukop sa amin, kaya rito kami napunta. Bata pa ako ng mga panahon na iyon at ang ate ko ang nag-aalaga sa akin. Hindi niya ako kailanman pinabayaan at nagpapasalamat ako dahil kasama ko siya. Halos ilang taon kaming nanatili sa lugar na iyon. Ilang taon kami naghangad na sana ay may taong umampun sa amin. Ngunit maraming panahon na ang lumipas. Tila napabayaan na kami ng lahat. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko. Isang pamilya ang nagkakorusunada sa aking kapatid. Nais nilang ampunin ang aking ate. At sa kasamaang palad, hindi ako kasama. Hindi ko alam kung anong aking gagawin na mga oras na iyon. Hindi ko alam kung sino ang aking kakapitan sa mga panahon na iyon. Hindi kami pumayag. Hindi ako pumayag na kunin nila ang aking kapatid na si Ate Marga. Ngunit wala kaming magawa ni ate. Mayaman ang pamilyang kumuha sa kanya. Kahit tutol kami sa nais ng pamilyang ito, hindi kami makakatanggi at makakalaban. Kaya sa huli, tuluyan kaming nagkahiwalay ng aking kapatid. Noong panahon na iyon, walang araw na hindi ako umiyak. Walang araw na ako lang ang mag-isang nag-aasikaso sa aking sarili. Kung inaalagaan man ako ng mga nasa bahay ampunan, hindi ito katulad ng pag-aalaga sa akin ni Ate Marga. Sinabi ko sa aking sarili na kapag nakalabas ako sa ampunan na ito, hahanapin ko si Ate Marga. Muli kami magsasama at aangat kami na mas mataas pa sa iba. Hanggang sa isang araw, may mga taong kumuha sa akin. Inampun nila ako at tinakala kong ito na ang simula ng bago kong buhay. Noong una, ramdam ko ang pagmamahal at saya sa pamilyang kumukop sa akin. Halos puno nila ng pagmamahal ang aking puso. Halos puno nila ang kalungkutan ko nang mawalay ako sa aking kapatid. Ngunit hindi ko akalaing sa umpisa lang pala ang kabaitan nilang pinapakita. Dahil dumating ang araw na nagkaroon ng malaking problema ang pamilyang umampon sa akin. Simula noon, halos araw-araw na akong sinasaktan na lalaking tinuri kong ama. Ang babaeng tinuri kong ina ay tila nawala ng pagmamahal at pakialam sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Masyado pa akong bata upang intindihin ang mga bagay-bagay sa aking paligid. Hanggang sa ako ay magbinata. Tila ang pananakit nila at pambububog sa aking katawan ay naging manhid na. Nang ako ay dumating sa tamang edad at kayanin ko nang umalis, umalis ako sa poder nila na walang paalam. Hindi na ako nagsabi at kailanman hindi na ako nagpakita. Sinubukan kong mamasukan sa palengke bilang tagabuhat at doon na rin ako natutulog sa kalsada. Para sa akin, mas maayos ang ganito. Wala na ako sa impyernong buhay na binigay ng pamilyang iyon. Hindi ko akalain na dahil sa pagbubuhat at pagtulong ko sa palengke, magiging susi iyon na muli naming pagkikita ni Ate Marga. Hindi ko akalaing makikita niya ako sa ganoong sitwasyon. Kahit bata pa ako nang kami ay maghiwalay, tandang-tanda ko ang mukha ng aking kapatid at hindi ko iyon nalilimutan. Napakasarap sa pakiramdam nang muli kami magkita. Agad niya ako nakilala ng mga oras na iyon. Ngunit nalaman ko na lang na siya ay kasal na at meron ng anak.
Masaya ako dahil nakaangat sa buhay ang aking kapatid. Isang mayamang pamilya pala ang kanyang napangasawa. At kitang-kita ko ang magandang ngiti ni ate sa tuwing kasama niya ang kanyang asawang si Alex. Simula noon, tinulungan ako ng aking kapatid na umangat sa buhay. Binihisan, binigyan ng bahay at trabaho bilang modelo. At ngayon, nandito na ako sa Hong Kong at kinuha ko ng isang kumpanya bilang endorser. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan namin ng aking kapatid. Ngunit, hindi ko akalain na malalaman ko ang tinatagong lihim ni Alex. Tumunot ang aking noo nang maramdaman ko ang sunod-sunod na pagtapik ng isang kamay sa aking binti. Brian, gising na. Narinig kong wika ng isang babae na nasa aking tabi. Ramdam ko ang mabigat na talukap sa aking mga mata. Ngunit kahit ganoon, pinilit ko pa rin itong buksan. Naghanda ako ng pagkain. Tara, kumain na tayo. Muling kumunot ang aking noo nang masilayan ko ang mukha ni Maria na nakaupo sa aking tabi. Paano mo nagawa ang bagay na yon sa kapatid ko? Wala sa sariling saad ko. Isang panaginip lang pala ang naalala ko kanina. Isang panaginip ng madilim kong nakaraan. Ha? Ano bang sinasabi mo, Brian? Nagtatakang tanong ni Maria. Agad akong umupo at saka kinusot ang aking mata. Wala. Tugon ko, sabay sa pagtanggal ng kumot sa aking katawan at pagtayo mula sa kama. Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaling ka na ba? Tanong ko habang naglalakad patungo sa lamesa. Oo, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Salamat sa iyo, Brian. Tugon ni Maria. Mabuti. Marahan kong hinila ang silya sa lamesa at saka umupo. Ganun din ang ginawa ni Maria sa kanilagyan ng kanin ng aking plato. Hindi na ako nagsalita. Bagkus, nagsimula na lang akong kumain. Hindi ko rin talaga alam sa aking sarili kung paano ko nagagawang makasama ang babaeng ito. Oo nga pala, paano ako nakainom ng gamot kagabi? Mabilis kong naibuga ang kanin sa aking bibig nang sabihin niya ang bagay na iyon. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong, sabay sa pagkuha ng tissue at bigay sa akin. Agad kong pinahira ng aking labi. Ayos lang ako, kumain ka na. Pag-iwas ko sa tanong niya. Nakita ko ang pagkibit ng kanyang balikat, saka nagsimulang kumain. Lihim ko namang sinulyapan ang kanyang mukha at hindi ko alam kung ano ang meron sa akin. Bigla kong naalala ang paraan ng pagpapainom ko ng gamot sa kanya kahapon. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha at pakiramdam ko namumula na rin pati ang aking tenga. Mabilis ang tibok ng aking puso habang ako ay lihim na nakatingin sa kanya. Ngayon ko lang napansin ang kanyang kagandahan. Sa dalas naming magkasama, ngayon lang pumasok sa aking isip ang pagiging kakaiba at pagka-inosente ng babaeng ito. At ngayon, sa tingin ko, nagbago na ang gusto ko. Patawarin mo sana ako, Ate Marga, pero simula ngayon, magbabago na ang plano ko. Tumaas ang gilid ng aking labi habang nakatingin sa mukha ni Maria. Ngayon palang magsisimula ang totoong laro na ako ang gumawa. Alas 6 pa lang ng umaga, nag-ayos na ako at bumangon. Sinisigurado ko na sa pagkakataong ito, babawi ako at hindi na magiging late sa trabaho. Ngayong araw, nagsuot lang ako ng isang itim na skinny jeans at puting t-shirt. Sinuot ko rin ang rubber shoes na binili ko na magkaroon ako ng libreng oras. Nagmadali akong pumunta sa unit ni Brian at kumatok sa kanyang pintuan. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan ng kanyang unit. Agad na tumambad sa aking mata ang basang buhok ni Brian at ang nakatakip na tuwalya sa kanyang ibaba. You're here. Maaga ka ngayon ha. Rinig kong wika niya. Mariin akong napalunok nang tumama ang aking mata sa maganda niyang katawan. Halatang modelo ang hubog nito. Tapos ka na bang pagnasaan ng katawan ko? Pagputol niya sa aking iniisip. Ha? Hindi ah? Nauutal kong tugon. Nagdala ako ng almusal. Saad ko, saka mabilis na pumasok sa loob ng kanyang unit. Nakita ko pa ang kanyang pagnisi, ngunit hindi ko na lang ito pinansin.
Nagmadali akong nag-ayos ng kakainin, saka inayos mga gamit na kanyang dadalhin. Sa tagal ko nang nagsisilbi sa kanya, halos kabisado ko na ang lahat ng bagay na madalas niyang dinadala. Tulad ng paborito niyang perfume at ang paborito niyang sombrero. Ilan lang iyon sa madalas niyang pinapadala sa akin. Nang makaayos na si Brian at makapagbihis, agad kaming lumabas ng kondo at sumakay sa sasakyang maghahatid sa kanyang scheduled interview. Tahimik lamang kaming dalawa sa buong oras ng biyahe at nang sa wakas ay makarating na kami sa gusali na mangha ang aking mga mata sa dami ng media na naisiyang makausap at ma-interview. Dahil sa pagdagsa ng tao sa harap ng gusali, halos maipit ako sa mga ito. Mag-ingat ka, wika ni Brian, sabay hawak sa aking balikat, na animoy iniingatan ako upang hindi ako maipit sa dami ng tao. Brian, is she really your girlfriend? What can you say about those people who says that your girlfriend is just your former assistant? Brian, your fans want to hear your answer. Ilan lang ito sa mga bagay na aking naririnig mula sa reporter na nakapaligid sa amin. Hindi naman ako tanga upang hindi maunawaan ang nais nilang sabihin at ipaklaro kay Brian at sana maayos niya ang eskandalong ito. Ramdam ko ang mahigpit na paghawak ni Brian sa aking balikat. Maging ang mabibigat naming paglalakad ay aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay napakalayo ng entrance gate ng gusali dahil sa dami ng taong nakaharang sa amin. Mabuti na lang, dumating na ang bouncer at hinarang ang mga ito, saka kami nakapasok ng maayos sa isang gusali. Kahit wala na kami sa mataong lugar, nanatili ang kamay ni Brian sa aking balikat, hanggang sa makarating kami sa isang press conference. Nandoon ang mga media na humarang sa amin kanina. Magkakaroon naman pala sila ng pagkakataong magtanong, bakit kailangan pa nila kaming harangin? Ang weird nila. Sa isip kong pagrereklamo, tahimik na nakaupo si Brian sa gitna ng isang mahabang lamesa, kalapit ang kanyang manager at ang isang hindi ko kilala. Tila kalmado lang siya at handang sagutin ang lahat ng tanong na maaaring ibato sa kanya. Ako naman ay nakatayo lang sa may gilid habang hawak ang kanyang bag. Sa bawat introduction ng host na nandoon, sunod-sunod ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit natatakot ako sa maaaring sabihin ni Brian. Mariin ang aking pagkakahawak sa bag ni Brian dahil sa kaba na aking nararamdaman. Maya-maya lang, napalingon ako sa isang reporter na nagtanong. From being a model, you are now an actor. How does it feels being offered by a big company? Saad ng isang reporter. Sunod-sunod na naging palitan ng kanilang usapan. Maganda ang kinalabasan nito at mukhang satisfied naman ang mga media. Ngunit isang tanong ang nakapagpabigla sa akin. Brian Garcia, may we know if this woman is your girlfriend? Sabay turo sa akin ng isang reporter. Ang mabilis na tibok ng aking puso ay mas lalo pang bumilis. Lahat sila ay tumingin sa akin at pakiramdam ko, nais ko na lang lamunin ako ng lupa. We would like to clarify this issue. Yes, he is my girlfriend. Pagputol ni Brian sa sasabihin ng kanyang manager. Halos mabulag ang aking mata dahil sa sunod-sunod na flash ng kamera. Lumakas ang usapan at dahil iba ang kanilang salita, hindi ko na rin ito naintindihan. Nang matapos ang press conference si Brian, tila demonyong tawa siya ng tawa sa loob ng kotse na aming sinasakyan. Grabe yung putla ng mukha mo kanina. Kung nakita mo lang, nakakatawa ka. Bulalas niyang tawa. Sira ulo ka talaga, bakit mo ba sinabi ang bagay na iyon? Hindi ko na napigil ang aking sarili dahil tuluyan akong sumabog sa galit. Paano kung makarating sa aking pamilya sa Pilipinas ang tungkol dito? Ano na lang ang sasabihin nila? Patuloy sa pagtawa si Brian at nang siya'y tumigil, sinandal niya likod sa headrest ng kotse, saka naghalukip-kip. Wala na tayong magagawa, Maria. Sumakay ka na lang sa trip ko. Isipin mo na lang, parte ito ng iyong trabaho. Wika niya, saka nagtapon sa akin ng isang tingin at gumisi. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi.
Hindi, ayoko. Kung assistant mo lang ako, ayos lang sa akin. Pero ang magpanggap na girlfriend mo, hindi ko yun gagawin. Nakita ko ang matalas niyang tingin sa akin. Mabilis na tumibok ang aking puso at nakaramdam ng matinding kaba. Bakit? Bakit ganito siya makatingin sa akin? Parang may kung anong galit ang pinagmumulan. Marahas niyang hinawakan ang aking batok. Saka niya nilapit ang aking mukha sa kanyang mukha. Makinig ka, Maria. Seryosong wika ni Brian. Alam ko ang sekreto mo. Alam ko ang tinatago ng inosente mong mukha. Kung gusto mong pumasok sa mas magulong eskandalo, pwede ko namang sabihin lahat iyon sa media. Sunod-sunod niyang saad. Anong sinasabi niya? Anong sekreto? Ano? Sa buong biyahe namin, halos nakatulala lamang ang aking mga mata. Pinipilit kong isipin ang bagay na sinabi sa akin ni Brian. Isang bagay lang naman ang alam kong sekreto ko. Ang relasyon ko kay Alex. Lihim kong sinulyapan ang mukha ni Brian. Magkakilala sila ni Alex. Posible kayang may alam siya tungkol sa amin. Pero ano namang kinalaman niya roon? Naputo lang aking iniisip nang magsimulang magsalita ang driver ng kotse kung nasaan kami. Let's go. Saad ni Brian, saka lumabas sa pintuan. Marahan ko naman binuksan ang pintuan ng kotse, saka lumabas mula sa loob nito. Ngunit sa paglingon ko, isang lalaki ang tumambad sa aking mga mata. Si Alex. Oh Alex, what a coincidence. Anong ginagawa mo rito? Saad ni Brian nang makita niya si Alex. Agad na nilagay ni Brian ang kanyang kamay sa aking balikat. Saka mariing dinikit sa kanya. Animi nagsasabing huwag akong magsasalita. I need to talk with you, Brian. Saad ni Alex. Naramdaman ko ang pagbitaw ng kamay ni Brian sa aking balikat. Tamang-tama. May gusto rin naman akong sabihin sa'yo. Tugon niya. Nakita ko naman ang pagkunot ng noon ni Alex na tila nagtataka dahil sa sinabi ni Brian. Okay. Iyon lang ang sinabi ni Alex, saka lumakad palayo sa aming kinaroroonan. Tila napako naman ang aking mata sa kanya. Patuloy ang pagtanaw ng aking mata sa papalayo niyang katawan. Hanggang sa naramdaman ko ang paglapit ng labi ni Brian sa aking tenga, saka bumulong. Hintayin mo ako sa loob, Maria. Prepare a coffee for me, babe. Wika niya, saka nagsimulang sumunod kay Alex. Babe? Babe mo yung mukha mo. Sigaw ko kahit alam kong hindi niya na ako naririnig. Ano naman kaya ang pag-uusapan nila at bakit hindi man lang ako nakuhang tingnan ni Alex? Nabalot ng lungkot ang aking puso dahil sa mga bagay na iyon at maging sa pagpasok ko sa loob ng gusali, hindi maalis sa aking isip ang lalaking si Alex. Sana'y magkaroon ako ng pagkakataong makausap siya kahit sandali lang. Okay, that's good. Fierce, fierce. Make eye contact on each other. Very good. Tahimik akong nakaupo sa isang sofa habang nakatingin sa dalawang tao na kinukuhanan ngayon ng litrato. Si Brian at isang babaeng model. Halos mapako ang ngiti sa aking labi dahil sa maganda niyang hitsura. Bagay na bagay sila. Maganda at gwapo. Ang babaeng iyon ay may magandang hubog ng katawan at bumagay sa kanya ang fitted red dress na may glossy na kulay. Ang sabi ni Brian, ang photoshoot daw na ito ay para sa bagong perfume na kanyang i-endorse. Wait! Naputol ang mga bagay na aking iniisip na magsalita si Brian at tila irritable ang hitsura. What now, Brian? Tanong ng kanyang manager. I can't stand this. This woman is clinging on my shoulder and purposely bumping her breasts on me. Irritabling sa ni Brian habang sapilitang tinatanggal ang kamay ng babaeng katabi. Can't you see the girl over there? Sabay turo niya sa aking kinaroroonan. Act professional, Brian. Irritabling sagot ng babae. Ang totoo, hindi ko malaman kung ano ba ang dahilan ng kanilang pagtatalo. Masyado lang bang maarte at sensitibo si Brian? O totoong
sinasamantala ng babaeng iyon ang pagkakataong ito. Dahil sa aking pag-iisip, hindi ko na malayan kung ano ang kinahantungan ng kanilang usapan. Nakita ko na lang ang inis na mukha ng modelong kasama kanina ni Brian. Kinuha nito ang jacket, saka inis na naglakad palabas sa aming kinaroroonan. Sana naisip man lang niya na wala naman akong pakialam kung clingy siya kay Brian, at lalong hindi ako magagalit kung may gusto man siya sa lalaking iyon. Look what you've done, Brian. Now, we need to find a new partner for this photoshoot. Irritabling wika ng manager ni Brian. Nahampas pa nito ang kanyang noo nang makita ang pag-alis ng babaeng iyon. No need to look for a new female model. She is enough. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang daliri ni Brian na nakaturo sa aking kinaroroonan. Me? Saad ko, sabay turo sa aking sarili. Oo, ikaw. Tugon ni Brian, saka nakakatakot na umisi. Wait, anong alam ko sa pagmamodel? I guess you'll be surprised if you fix her. Muling wika ni Brian sa kanyang manager na tila hindi narinig ang aking sinabi. Parang napako ang aking paa sa kinatatayuan ko nang titigan ako ng manager ni Brian mula ulo hanggang paa. Saka hinawakan ang kanyang baba na animoy may iniisip habang hindi inaalis ang nakapakong tingin sa akin. Mariin ako napalunok dahil sa kanyang ginawa. Okay, let's try. After all, she's your girlfriend. Wika ng kanyang manager. Fix her. Utos niya sa mga makeup artist. Malidemonyong umisi si Brian habang nakapamulsa at nakatingin sa akin. Mabilis na lumapit sa akin ang staff na nasa loob ng lugar na iyon. Maya-maya lang, sinamahan nila ako sa dressing room upang ayusan. Panay ang buntong hininga ko at pilit na pinapasok sa aking isip na parte ito ng aking trabaho. Nais ko man tumanggi at tila pinaglalaruan ako. Kailangan kong tanggapin. Mas maayos na ito kaysa walang trabaho. Abala ang lahat sa pag-aayos sa aking hitsura. Maging ang mga hairdresser at makeup artist ay hindi maganda o gaga sa pag-aayos sa akin dahil ang sabi nila, kailangan na raw matapos ang photoshoot. Hanggang sa maya-maya lang, natapos na rin ang lahat. Muli kong nakita ang maayos kong mukha. Hindi ganun katingkad ang kolorete na nilagay nila sa aking mukha at hindi rin ganun ka-reveal ang suot kong damit. Tamang straight dress lang na nababakat ang aking katawan. Ang aking buhok naman ay naka-braided over sa shoulder ko. Nang lumabas ako sa dressing room, halos matunaw ang buo kong katawan dahil sa pagpako ng tingin ng mga tao na nasa aking paligid. Halos lahat sila ay sa akin nakatingin. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa. Tanging tunog ng 5 inches na takong ko ang naririnig sa buong paligid. Sa bawat paghakbang ng aking paa, sabay ang pagsunod ng mata ng mga staff sa akin. Sunod-sunod na mariin kong paglunok dahil naiilang ako sa kanilang mga tingin. Hanggang sa wakas ay makarating ako sa kinaroroonan ni Brian. Kasalukuyan siyang nakatayo sa isang photo studio na may puting tela na background. Halos nakayuko na ako nang makarating sa kanya. Pangit ba? Tanong ko pagtukoy ko sa aking mukha at kasuotan. Nope, you're beautiful, Maria. Saad ni Brian na nagpataas ng aking ulo. Dahilan upang magtama ang aming mga mata. Isang magandang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na ngayon ko lang nakita. Napakasinsero ng ngiti na ito. Tila walang halong kapilyuhan at walang halong kahit ano. That's good. Sigaw ng photographer. Lilingon pa lang sana ako sa direksyon ng taong sumigaw nang biglang kabigi ni Brian ang aking bewang dahilan upang mas lumapit ang aking mukha sa kanya. Don't go anywhere. Stay here with me. Wika niya. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin, saka dinikit ang labi sa aking tenga. Sundan mo lang ang gagawin ko at sundin ang gusto ko. Wika niya. Mariin ako napalunok, ngunit kahit may kaba, sinunod ko ang kanyang nais. Siguro nga ay mukha akong pera, dahil kahit anong gagawa niya sa akin, ginagawa ko. Siyempre, gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya.
Payapang natapos ang photoshoot. Sa tanang buhay ko, kahit kailan ay hindi sumagi sa aking isip na gagawin ko ang bagay na ito, na magbomodelo ako para sa isang magazine o kahit ano. Ngunit nang ipakita sa amin ng photographer ang output na aming ginawa, hindi ko alam kung ano ang aking naramdaman. Tila may kung anong kaligayahan ang sumuntok sa aking puso. Halos hindi ko makilala ang aking hitsura sa litratong iyon dahil napakaganda ng kuha. Perfect, hindi ba? Biglang wika ni Brian nang sumulpot sa aking tabi. Gamit ang aking kamay, kinuha ko ang isang litrato at sobrang ganda nito. Muling sumilay ang ngiti sa aking labi at hindi ako makapaniwala na ako ang nandito. Oo, perfect. Tugon ko kay Brian. Lumingon ako sa kanya, saka nagbigay ng isang matamis na ngiti. Isang ngiti ng sinserong nagpapasalamat. Ngunit nang gawin ko ang bagay na iyon, nababakas ang pagkagulat sa mukha ni Brian. Namula ang kanyang mukha at mabilis na umiwas ang tingin sa akin. Tumalikod siya sa akin, saka nilagay ang kamay sa bulsa. Let's go, pack up na tayo. Malamig na tugon niya, saka lumakad palayo sa aking kinaroroonan. Anong problema nun? Kibit balikat kong saad. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Hindi ko na rin inalis ang pagkakaayos sa aking buhok at ang makeup sa aking mukha, para kahit minsan, maranasan ko man lang na maging maganda. Kasama si Brian, tahimik kaming lumabas sa gusali na aming pinuntahan. Siya na rin ang nagdala ng kanyang mga gamit dahil hindi naman daw magandang tingnan kung ako pa ang magdadala nito. Ang totoo, ayos lang naman sa akin kung dalhin ko ang mga gamit niya, ngunit ayaw talaga niyang pumayag. Nang sasakay na kami ng kotse na nandito sa parking area, natanong ng aking mata si Alex, na ngayon ay kasama ang kanyang mga bodyguard. Alam kong mali, ngunit may kung ano sa aking puso ang nais siyang makausap. May kung ano sa aking isip ang bumabagabag. Tila miss ko na siya, na kahit isang minuto ko lang siyang makumusta ay ayos na ako. Brian? Pagtawag ko kay Brian, na ngayon ay nakahawak na sa pintuan ng kotse. What? Tugon niya, sabay lingon sa akin. Pwede ba akong humingi ng kahit ilang minuto lang? May gusto lang akong kausapin. Paalam ko sa kanya. Nilibot ni Brian ang kanyang paningin sa parking lot. Nakita ko ang pagtama ng kanyang tingin sa kinaroroonan ni Alex. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o kung ano, dahil kumunot ang noo ni Brian. Ngunit maya-maya lang, isang matalas sa pangiti ang kanyang ginawa. Sige, I'll give you 10 minutes. Hihintayin kita sa loob ng kotse. Wika niya, saka binuksan ang pintuan ng kotse at sumakay roon. Isang buntong hininga naman ang aking ginawa. Saka lumingon sa kinaroroonan ni Alex, na ngayon ay tapos na makipag-usap sa telepono. Lumakad ako patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto naman niyang nasa malapit lang ako, agad siyang lumingon sa akin. Maria, what brought you here? Tanong niya. Isang magandang ngiti ang aking ibinigay. Isang ngiti na matagal ko nang ninanais na masilayan niya. Alex, pwede ba tayo mag-usap? Mahinahon kong tanong. Nakita ko naman ang pagsilip ni Alex sa kinaroroon ng kotse ni Brian, saka muling binalik sa akin ang kanyang tingin. Okay, let's talk. Tugon niya, saka nagsimulang lumakad. Nais ko lang naman siyang kumustahin. Nais kong marinig ang kanyang tinig. Ngunit ang totoo, nais ko lang talagang sabihin siya pa rin ang tinitibok ng aking puso. Muli kaming pumasok ni Alex sa loob ng gusali. Nagtungo kami sa isang restaurant kung saan napili naming mag-usap. Makita ko pa lang ang kanyang mukha, tila natutunaw ng aking puso. Pakiramdam ko, nais ko siyang yakapin ng mahigpit. Ngunit alam kong hindi na maaari. So, anong pag-uusapan natin, Maria? Panimula ni Alex. Mahigpit kong napiga ang hawak kong tinidor at tila umurong ang aking dila. Ngayong nandito na ang lalaking matagal ko nang inaasam na muling makita. Alex, kumusta ka na? Tanong ko. Maayos naman. Kung itatanong mo na kumusta si Nathan, maayos din siya. Tugon ni Alex.
Excuse me, eto na po ang order niyong steak. Pagdating ng waiter, na ngayon inilalagay ang pagkain naming in order. Thank you po. Saad ko sa waiter, sakang ngumiti. Nang umalis na siya, muli kong binuksan ang aking labi. Maria. Ngunit magsasalita pa lang ako, muli na namang nagsalita si Alex. Sa susunod na makita mo ako, pwede bang magpanggap ka na lang na hindi mo ako kilala? Seryoso niyang Saad, saka humiwa ng steak na nasa kanyang plato at isinubo ito. Ha? Anong ibig mong sabihin, Alex? Simple lang. Let's treat each other like a total stranger. Alex, pero isang buntong hininga ang kanyang ginawa. Maria, kalimutan na natin ang isa't isa. Kalimutan natin ang lahat na nangyari sa atin. Isipin na lang natin na isa itong matamis na alaala. Isang alaalang mananatili sa nakaraan. Kunot ang aking noo na nakatingin sa kanya. Maraming tanong ang tumatakbo sa aking isip. Tila litong-lito ako sa mga bagay na sinasabi niya. Sorry Maria, alam kong masakit ito para sa iyo. Pero tulad ng sinabi mo noon, nais kong ayusin ang buhay kasama ng aking pamilya. At sana, ganun ka rin sa iyong buhay. Kahit hindi pa siya tapos sa kanyang kinakain, marahang tumayo si Alex mula sa pagkakaupo. Nilahad niya ang kanyang kamay sa aking harapan, saka muling nagsalita. I guess, ito na talaga ang totoong paghiwalay natin, Maria. Please, set me free. Nangingilid ang aking luha habang tinitingnan ang kanyang mga mata. Walang kahit anong pagsisisi ang nababaka sa mga iyon. Seryoso at sinsero ang mga bagay na kanyang sinabi. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakalahad sa aking harapan. Sa oras na hawakan ko ang kamay na ito, ang lalaking ama ng anak ko ay tuluyan na magiging estranghero. Ramdam ko ang kirot sa aking puso. Halos naninikip ang aking dibdib sa mga bagay na kanyang sinabi. Ngunit ako naman ang unang umiwas noon. Ako ang unang nagdesisyon na itigil na ang lahat. Ako ang unang nakipaghiwalay ng landas. Ngunit sa huli, ako pa rin ang matinding nasasaktan. Dahan-dahan akong tumayo. Inangat ang aking kamay, saka nanginginig na tinanggap ang palad na iyon ni Alex. Kung ito na talaga ang katapusan at ang paraan upang maputol ang aming ugnayan, siguro nga, dapat ko na lang itong tanggapin. Binalot ni Alex ang aking kamay ng mainit niyang palad. Isang bagay na ayaw ko na sanang bitawan. Sa pagkakataong ito, binawi ko ang aking kamay, saka kinuha ang aking handbag na nakapatong sa tabi ng lamesa. Marahan akong yumuko bilang pagrespeto sa kanya. Saka ako nagmamadaling lumakad palayo at iniwan ko siyang mag-isa. Sa aking paglalakad palabas ng restaurant na iyon, sakalang tuluyang tumulo ang maalat na luha mula sa aking mga mata. Mariin kong tinakpan ang aking labi upang hindi lumabas ang mga hikbi at nagmadali akong lumakad patungo sa parking lot. You're here, saad sa akin ni Brian nang pumasok ako sa kanyang kotse. Are you crying? Tanong niya, saka pinipilit silipin ang aking mukha. Hindi, napuwing lang ako. Tugon ko, sabay pilit na lumingon sa bintana ng kotse upang hindi niya makita ang aking mga mata. Ngunit nagulat na lang ako nang hawakan ni Brian ang aking balikat. Saka niya pinilit na ipatong ang aking ulo sa kanyang balikat at tinapik-tapik ito. Brian, shh! Huwag ka nang magsalita. Ito ang unang pagkakataon na maramdaman ko ang pagiging komportable ko sa kanya. Pakiramdam ko ay ligtas ako sa kanyang braso. Kaya naman, hindi ko na rin napigil ang aking sarili. Mariin kong tinakpan ang aking mukha gamit ang aking palad. Saka ako tuluyang umiyak. Alam kong magiging weird ako sa paningin ni Brian. Pero hindi ko na kaya pang pigilan ang bigat at sakit ng aking nararamdaman. Mariin kong naikuyom ang aking kamay sa hawak kong tissue. Lumapit sa akin ang waiter at binigay ko ang bayad para sa pagkaing in-order namin. Wala na akong magagawa. Sinabi ko na ang dapat kong sabihin at pinutol ko na ang dapat putulin. Sana makatulong ito upang umangat ka pa, Maria. Agad na akong tumayo mula sa aking pagkakaupo, saka lumakad palabas ng restaurant na ito. Sir Alex,
oras na po para pumunta sa airport. Rinig kong saan ang aking bodyguard. Okay, sige. Nagtungo kami sa parking lot. Tinanaw ko pa ang pinaparadahang kotse ni Brian at wala na sila roon. Ramdam ko ang sakit sa aking puso. Ngunit ito ang tama. Ito ang dapat kong gawin. Patawarin mo ako sana, Maria. Sir, pagtawag sa akin ng driver. Sorry, tugon ko saka pumasok sa loob ng kotse. Mabilis kami nagtungo sa airport dahil ang araw na ito ay ang araw ng pagbalik ko sa Pilipinas. Nais kong bumawi sa mag-ina ko. Nais kong ayusin ang lahat sa aking pamilya. Gusto kong bigyan ng pangalawang pagkakataon ang pagmamahala namin ni Marga. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa saka tinawagan ng aking lawyer. Hello sir, what seemed to be the problem? Pagsagot niya sa telepono. Cancel the annulment papers. Sir, narinig mo ako? Please cancel the annulment papers. Hindi ko na itutuloy ang pag-file ko. Wika ko, saka binaba ang telepono. Bumuntong hininga ako at sinandal ang aking ulo sa headrest ng kotse. Marahan kong pinikit ang aking mga mata. Parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa aking isip ang alaala namin ni Maria. Mabilis kong binuksan ang aking mata nang maramdaman ko ang butil ng luha na tumatakas mula rito. Agad ko itong pinahiran at pilit na inalis ang bagay na aking iniisip. Tama na, Alex, tama na. Nang makabalik ako sa Pilipinas, agad akong umuwi sa mansyon. Halos madaling araw na rin ako nang makauwi. Mahimbing na ang tulog ni Nathan na magtungo ako sa kanyang silid at umupo sa kanyang tabi. Kanina ka ba bang nakarating, Alex? Saad ng isang babae na ngayon ay nakatayo sa pintuan ng silid ni Nathan. Lumingon ako sa pinanggalingan ng tinig na iyon, saka ko nakita si Marga. Marahan akong tumayo, saka naglakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Binalot ko ang kanyang katawan ng aking bisig at mahigpit ko siyang niyakap. May problema ba, Alex? Tanong niya. Umiling ako saka umiti. Wala naman, namiss lang kita. At mas hinigpitan pa ang aking pagkakayakap. Sa pagkakataong ito, babawi ako. Aayusin ko ang aking sarili at ang aking pamilya. Sana hindi pa huli ang lahat para muli kong itama ang lahat ng aking pagkakamali. Minsan, hindi natin maiiwasang piliin ang mga bagay na alam nating makakasama sa atin. Kung minsan, hindi rin natin mapipigilan ng puso sa pagtibok sa taong hindi nararapat sa atin. Ngunit huwag mong isipin na dahil sa mali mong desisyon, isa ka ng masamang tao. Huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong isip sa sinasabi ng iba. Nandyan sila upang hamakin ka, apakan ka, hilahin ka pababa. Ngunit sa huli, muli kang babangon at masasabing kinaya mo ang lahat. Kinaya mo ang lahat ng sakit at batikos na binato sa iyo ng mundo. Kumapit ka at huwag susuko. Maliman ang una mong naging desisyon, hindi pa huli ang lahat upang ito ay iyong itama. Hanggat ikaw ay humihinga, may karapatan kang lumigaya at baguhin kung ano ang mali mong nagawa. Huwag mong hayaan na diktahan ng ibang tao ang iyong desisyon. Huwag mong hayaang patakbuhin ng iba ang iyong buhay. Dahil ikaw lang ang may hawak ng lahat. Ikaw lang ang nag-iisang may kakayahang patakbuhin ang mundo ng iyong binuo. Kung hindi ka man nila matanggap, hindi mo na iyon problema. Bagkus, sila ang may mali. Huwag ipilit ang isang bagay na hindi para sa iyo. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang haharap sa isang mapait na mundo. Marami ang nagbago sa aking buhay simula na makilala ko ang modelong si Brian Garcia. Mula sa pagiging personal assistant niya hanggang sa pagpapanggap na nobya niya at ngayon ang pagpasok sa pagiging modelo kasama siya. Oo, tama. Dahil sa ginawa namin noon na photoshoot para sa isang perfume endorsement, kumalat ito sa buong Hong Kong. Naging successful ang sales ng perfume na iyon hanggang sa sunod-sunod na rin ang pagpasok ng offer kay Brian. Hindi kailanman pumasok sa aking isip na maging isang modelo. Simula bata, ang pangarap ko lang talaga ay makatulong sa aking mga magulang. Ngunit ngayon, pakiramdam ko
Unti-unti nang nabubuo ang isang pangarap sa aking buhay. Dahil sa pagsama ko kay Brian at pagpapanggap namin bilang magkasintahan, kinuha ko ng kanyang kumpanya at inoferan na maging model kasama si Brian. Isang magandang biyaya rin ang dumating sa akin na makatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang modeling agency. Binigyan nila ako ng scholarship at pagkakataon na muling makapag-aral ng kolehiyo sa kursong Fashion Design. Ang totoo, simula nang makita ko ang litrato namin ni Brian nung photoshoot, kakaibang kasiyahan ang aking naramdaman na para bang nais kumulit muling pagmasdan ang aming hitsura sa litrato na iyon. Na tila, ayaw ko nang alisin pa ang aking mga mata sa pagtitig doon. Iba ang aking pakiramdam, kaya napagtanto ko na nais kong sumagal sa karera na ito. Nais kong pumasok sa pagmumodelo, para na rin sa anak ko at para sa aking pamilya. Mabilis na lumipas ang panahon, tila ang 2 taon kong pag-aaral ay ganoon lang kadaling lumipas. Kwento ko rin sa aking pamilya ang tungkol sa mga bagay na nakuha ko at ang bagong trabaho na ngayon ay kinukuha ko. Buo ang suporta nila sa akin, maging ang aking anak ay ipinagmamalaki ako sa kanyang mga kaeskwela. Madalas niya raw ipakita ang aking litrato sa mga ito at hangang-hanga raw sila. Masayang-masaya ako dahil ngayon meron na akong napatunayan. Meron na akong nararating. Kung hindi siguro ako natutong bumitaw sa pagmamahal noon, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Mahirap para sa akin ang kalimutan ng nakaraan. Ngunit kahit ganoon, natutuhan kong pahilumin ang aking puso. Kahit na may naiwang malalim na pilat mula sa isang bigong pag-ibig. Sa ngayon, ayoko na munang umibig. Nais kong ituon ang aking isip sa aking career na meron ako ngayon at sa trabahong napamahal na sa akin. Tingnan mo anak, napagawa na namin itong kusina. Pinapipinturahan na rin namin ng sky blue ang pader. Ayos na ba sa'yo ang ganyang kulay? Sunod-sunod na tanong ni nanay habang kausap ko siya ngayon sa laptop. Patingin nga ulit, nay? Tanong ko. Marahang pinaikot ni nanay ang kamera na hawak niyang cellphone. Hindi ako nagkakamali. Maganda ang kulay na napili ko. Sa pag-ikot ng kamera ni nanay, isang lalaking nakatalikod ang aking naaninag. Kumunot ang aking noo dahil tila hindi naman iyon si tatay. Nay, sino yung kasama niyo dyan? Tanong ko. Ha? Ah, yung nagpipintura anak. Tugon niya. Ah, sige po nay. Wika ko, saka ngumiti. Matapos ang isang mahabang kumustahan sa pagitan naming dalawa, masaya akong nag-shutdown ng laptop. Saka inayos ang aking kagamitan. O paano Maria? Handa ka na ba? Tanong sa akin ni Brian na ngayon ay nakatayo sa pintuan ng aking silid. Sumilay ang isang magandang ngiti sa aking labi nang sabihin niya ang bagay na iyon. Oo, handang-handa na ako. Wika ko. Mukhang sobrang excited ka ha. Tandaan mo, ilang buwan lang ang meron tayo roon at nandoon tayo para sa isang fashion show. Oo na, alam ko naman iyon Brian. Saad ko kay Brian, saka ko siya kinindatan. Mabilis na namula ang kanyang mukha. Natatawa na lang ako dahil sa gulat na nababakas dito. Tumayo ako mula sa kama na aking kinauupuan, saka kinuha ang maleta na hinanda ko kanina. Sabay kaming sumakay ni Brian ng kotse at nagtungo sa Hong Kong International Airport. Kasalukuyan kaming nakasakay sa eroplano, ngunit ngayon lang pumasok sa aking puso ang matinding kaba. Tiningnan ko ang bilog na bintana sa aking tabi. Nasilayan ng aking mga mata ang makapal na ulap at ang maliit na lupa na nasa ibaba. Ilang minuto na lang, lalapag na ang aming sinasakyan. Sa paglapit ng eroplano sa aming destinasyon, pabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso. Halos lumundag ang aking balikat nang maramdaman ko ang mainit na palad ni Brian sa aking kamay. Ayos ka lang? Ilang taon na rin ang umalis ka rito. Saad niya sa akin, saka ngumiti. Oo nga, nung umalis ako rito, isa akong babae na tila walang pangarap. Niyakap ng aking palad ang kamay ni Brian na nakahawak sa akin. Pero ngayon, nalaman ko na ang pangarap ko at nakuha ko na ito. Muli kong saad.
Nang tuluyang lumapag ang sinasakyan naming eroplano at makalabas kami sa airport, isang malalim na paghinga ang aking ginawa. Tila nilalanghap ang hangin sa bansang pinagmulan ko. Ang hangin na halos nalimutan ko na. Sa wakas, nakabalik na rin ako sa Pilipinas.